ko yun. Mabuhay, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila World. Intro, di ko naririnig. Speaker na ako. Magandang gabi, Snow. Magandang gabi sa mga listeners, viewers natin. I think it has gone past the transition. Hindi lang transitory itong problema ng PBA. It's lingering. Yun lang ang sabi ko. I think the last 19 conferences, 16 have gone to San Miguel, if my numbers are right. Dalawa sa TNT and one in Magnolia. At saka mayroong Phoenix yata isa. Reno Shine. So, the problem is it goes back. I've said this before many times, no. Parity. Kasi kung walang parity, nasasawahan na yung mga tao. It's the same cast of characters in the end. Kung tingnan mo nga, itong this season, there was a little bit of excitement. Kasi, di ba, na-headline pa nga natin doon sa Spin na it was beautiful to watch. Kasi yung Blackwater at saka Terra Firma, they were on top of the standings. Pero ngayon, as the season has progressed, All-Filipino Cup has progressed, kita mo sa standings is still the same. Doon, Ginebra, Magnolia, TNT is back in the mix, and obviously San Miguel. So, walang, I don't know if it's still redeemable itong problema unless there are drastic changes na igawa ng PBA. Kasi nga, they have this 49th anniversary game, tapos doon lang na-held sa ano, no disrespect to the arena, but if you are going to celebrate a gigantic milestone like 49th season of the year of the PBA, dapat sa malaking venue, di ba? Pero it speaks volumes to the inability of the league to draw people kasi doon lang sa maliit na
arena, tapos nilangaw pa rin. Kahit na, according to sources, eh, may extra daw libreng ticket binigay ng PIB. Okay, so ito na. Boss Homer, okay, Boss Homer, sorry kanina, wala ako audio, no? So sabi ko nga po sa inyo na may system na problem ho kami, tapos ako lang rin ho nag-ayos dito, pina-edit lang ho natin yung ibang mga videos natin kanina doon sa ating mga tropa, no? Pero dahil nga po gabi na, no? At sabi ko nga po sa inyo, hindi natin minomonetize ito, so nagbabawas ho tayo ng, ano, no? Ng gastos. Okay, so ayan, how are you hearing me now, guys? Okay, so mukhang malinaw na ako, no? May audio na ako sa inyo. Kaya nakita nyo, nag-strobe ng konti yung video natin. Kasi yung system natin, ano, nag-ano tayo, nangangapapa tayo ulit. Okay, so ang tanong ko dito ngayon is, Boss Homer, do you think the PBA is ready to accept suggestions and perhaps mga ideas from fans or iba pang mga outside forces? Kasi at this point, parang naka-limit lang dun sa members ng board yung kanilang ano eh, decision making and kumbaga, whatever they want to implement in the league. The way sinagot or kinonfront ni Commissioner William Marshall yung allegation na may hacking, the way he had irresponsibly, recklessly dismissed it, I think it shows na wala siya pakialam sa fans. So if they're not gonna care about the possible intrusion or breach of the integrity of the voting process, anong pakialam nila sa feelings ng fans, diba? So that's a problem. Yun ang sabi ko, I think, not to be fatalist, but I don't, at this point, kung walang drastic changes sa PBA, I think the image is irredeemable. Hindi na because the distrust is there, yung mga trades, unfair, you know, we're rehashing the same things, and you hope na after each conference may pagbabago, wala pa rin, it's the same thing. So, I don't know what to say anymore, no, when it comes to it, basta ako, medyo nawala na ng pag-asa, hindi ako nag-iisa, it's reflected by the best barometer of the popularity of a league is always its viewership. Para sa akin. You can say all you want about this and that, pero pag may nanonood, that's meaning to say gusto ng tao. Tingnan mo yung NPBL. You can say whatever you want sa NPBL, ha? Pero pag championship nila, napupuno nila yung arena, yung nanalo yung papangka. Pero Boss Homer, is it fair to compare MPBL and PBA to think na yung MPBL most of the time libre yung ticket o mas mura yung ticket than the PBA? Kasi yun yung nagiging katwiran ng iba eh. Diba? Tama ba na yun yung maging tuntunan natin in perhaps comparing yung crowd draw and yung popularity ng dalawang liga? Yes, I think it's fair to compare, no? Because regardless of whether libre ang ticket, no? You still are asking people to inconvenience their schedule. Okay, libre tong ticket, but you still have to invest time. You're talking about 2-3 hours, including your commute sa venue. Tapos yung actual game. No, 3 hours yun. So kahit na libre yung ticket, you're still asking a person or your fans na, oh, sige, libre nga ang ticket, pero you still have to show up. Diba? The PBA is doing the same. Yung PBA on tour, as an example, di ba? Binigyan libre yung mga tickets doon, and then the cachet was supposed to be professional to, ha? PBA na to. Professional ang mga player dito, galing UAP, galing NCAA, hindi to MPBL. Eh, ba't wala ng tao? So that alone should have garnered at least interest ng mga tao. Oh, libre to. PBA pa, di ba? As in, compared to libre to, MPBA lang, di ba? So yun, it's still interest whether free or not. If people really want to watch it, so papapanoorin nila yun. Oo nga. Pero, Boss Homer, tingin mo ba, dapat na rin magbaba talaga ng presyo yung PBA? And is it enough na magpapasok sila ng libreng 100? Doon pala nga, nakukuriputan na ako sa kanila eh. Di ba? 49th year ninyo, no, anniversary ninyo for 49 years. Tapos ang nilibre nyo lang 100 tao. Mano bang isang game day ilibre nyo? 'Di ba, Boss Homer? Correct. Yun, para sa akin, no, if regardless of the tickets, no, you've been in this business, you've been in television, you've run the league before. The greatest economic vehicle or
bounty for a league is TV, TV money. And that's the reason why yung NBA, ang laki ng pasweldo ng mga players nila, because nga malaki ang bayad ng ESPN, TNT, and all other stuff that broadcast the ano. Yung mga, yung, I give you an example, yung NBA, yung ticket sales is a very small part of the revenue of an NBA team. So dapat ang PBA, that's why na-surprise ako, wala silang TV carrier, because without the TV carrier, they say online, marami daw nanonood sa online, yeah, but the problem is, can you monetize that the same way you can monetize it if it's a TV deal? If, to cite an example, during the time of MPBL, and you're familiar with this, kung nagbo-broadcast pa sila ng ABS-CBN, di ba? Ang daming mga teams na gustong sumali, di ba? Because of the vehicle of ABS-CBN, that it could bring it to the masses on free television. The PBA, as of now, doesn't... I know, may ano sila, punta sila ng PT before, was an IBC 13. But it's not established yet, so mahirap, no. I think it's irrespective of whether mahal ang ticket mo or libre ang ticket mo, if you don't have that TV vehicle, walang masyadong income na darating. Kasi nandoon lang, the bread and butter is there, the TV money. Kaya nga. Oy boss, batiin ko lang sina JR Simon, Ega Padura, Roland the Mechanics. Ayan, sabi niya kung gusto niya raw magpagawa ng mga gadgets, hanapin niyo lang po Dabs Gadgets Repair Service, DAV apostrophe S, Dabs Gadget Repair Service, okay? So, sa tingin mo boss Homer, anong dapat gawin ngayon ng PBA to somehow redeem itself, no? When it comes to drawing crowd and then reviving the interest of the public doon sa kanilang liga? Number one, marketing is very important, di ba? Yun ang ako nga sino. Did you know na nag-celebrate sila ng 49th-year anniversary game? Mm-hmm. Yeah. Hindi masyadong wala. You know, if you remember, you know, for instance, the FIBA World Cup, it's still basketball. Months and months before, alam na natin na, you know, even 1 year before, oh, may ano tayo ha? May FIBA World Cup tayo dyan. Sa PBA, we didn't know. And they kind of hid. Tinago nila sa maliit na venue. So marketing, and I think make your players more accessible to the fans. Hindi sapat yung, ano, no? Hindi sapat yung nasa game. Tapos nagpipirma sila, nagtake sila ng selfie. Which is great. Make no mistake about it. Maganda tignan yun yung umaano sila, nag-i-interact sila, but why not go to the barangays, you know, go outreach programs, make it more consistent, di ba? O, ngayong week na to, yung barangay Ginebra, pupunta dyan sa barangay, etc., mamimigay ng mga bola o mamimigay ng mga papremyo sa mga fans. That's how you do it. Make it more endearing to the fans. Because it's simple. If the fans have stopped coming to you, what do? You come to them. So that's part of the marketing. Pero yun na nga, sometimes when you think you are that big and you know you don't seem to care anymore. Yun ang problema ng PBA. Oo nga. Oo nga. Tsaka ano, no? Ang ano dito, ang pinaka bottom line talaga dito, mga kaibigan, is dapat yung PBA po balansehin ho talaga nila yung competition eh. 'Di ba? Why would you kumbaga shell out an amount of your hard-earned money para po sa laban na alam mo naman na kung sino mananalo. Diba? Para ho doon sa matches na alam mo naman po, parehong mga pulpul. Diba? And why would you waste your precious time watching online a game na alam mo naman kung sino yung magdo-dominate doon sa laro? Tandaan ninyo, ang PBA should be all about sports. No, it should be all about parity. It should be all about balance. Dapat alam mo, hindi mo alam kung sino mananalo. Kaya ka nga tututok eh. Diba? Saan mo kayo nakakita ng pelikula? Except yung rerun na pinaganda ho yung video ulit, no? Nirehash. Diba? Na panonoodin nyo ulit. Sige nga po. Oh, yung Enteng Cabezote, pag pinalabas ho ulit sa sinehan ngayon, panonoodin nyo? Siyempre, hindi. Diba? Ang PBA po, mga kaibigan, they should start policing themselves. Diba? Yung mga
trade ng mga imbalance, eh, yun nga hong mga mismong taga dyan sa loob, tinatamad na rin hong manood, eh. Dahil, alam mo, nawala na ho kaming gana. Ayoko na nga hong sabihin, ha? Di ba? May isa nga hong team owner dyan, talagang hindi na interesado sa liga nila, eh. Kumbaga, oh, sige, ano na yan, oh, may gusto nila yung player, oh, sige, trade yun na yan. Di ba? Hindi ko sasabihin Blackwater ho yun. O nakita nyo yung anak niya, nagsalita na mismo, yung anak na. Nabasa mo ba yun, Boss Homer? Yung anak na mismo nagsalita nung kanilang frustrations doon sa liga? Oo, maganda. Maganda feature. Paano siya? Mag-i-inter yata siya sa NBA, di ba? Oo. Hindi. That's a very hard one. And another things, though, if I may interject. Maganda tong comment din ni ano ni Ernest Hernandez, yung kasama ko sa Sports on Air. Isa din sa problema, speaking of marketing, is that itong TV partner daw ng TV, yung Signal, mabilis daw sa patent, ano, hindi ina-allow yung mga content creator na to disseminate the video to help best promote the league. Dapat ini, dapat ka sa NBA nga, ini-encourage eh, di ba? Binibigyan nila ng mga snippet yung mga bloggers. Even the NBA, I'll give you an example. As an NBA credentialed writer for many years, the edict was so strict na, you know, talagang mainstream media. Pero ngayon, some of the teams, I'm even willing to say at least more than half of the 30 teams, nagkikredensyal na sila ng mga bloggers, no? Na brick and mortar media. And then, because they, the league, has come to realize that itong mga bloggers, whether you know, resent them sometimes because of the lack of checks and balances and guardrails, the end of the day, itong mga bloggers, they also have their own platform, their own fan base. So, the more that these bloggers disseminate to their fan base, the better for the league, di ba? So, yun. Pero, sabi nga ni Ernest, minsan itong Signal, pag may mga video creators na kumukuha ng mga footage na, you know, or using some video clips, inaano agad, they get asked to take it down. So, if you want to promote the league, allow those content creators to promote your league. Yung pa isa, boss. Sobrang ikpit sila na hindi mo mawari. Alam mo ba, boss? Kaya hindi tayo gumagamit ng video dito ng mga laro ng PBA kasi ipapa-block nila yung ano mo, yung live mo eh. Masasayang lang yung effort mo eh. Kahit 3 seconds lang ang gamitin mo, ibablock nila. 'Di ba? Which is unfair. Alam nyo, dapat 'yan hinahayaan na nila sa NBA. Alam ko allowed 'yan eh for a few seconds, lalo na yung educational purposes. Ina-allow na nila 'yan eh. 'Di ba? Ang hindi ko maintindihan, 'di ba? Yun nga lang, Boss Homer, yun nga lang simpleng ila-livestream na lang nila yung laro sa YouTube o kaya sa Facebook na ginagawa na ho ng lahat. Yung iba nga ho, halos magpakita na ng puwit at saka ng dibdib. 'Di ba? Para lang makapag-livestream kayo, kailangan pa kami magbayad. Ano kayo? 'Di yung kesa mag-subscribe kami doon sa mga laro ninyo, 'di ba? Magsa-subscribe na lang kami sa Viva Max. Oh. 'Di ba? So, yan yung mga pinagkakait. And bukod diyan, pero in fairness ha, boss, may mga vloggers na silang pinapapasok. No, at saka ang mahigpit kasi sa PBA, ito ha, huwag mong sumamain loob ng mga katrabaho natin sa industriya, lalo na 'yung PBA press corps na 'yan. Napakahigpitong pumasok. Kasi sipin niyo, ako tagal ko nag-cover sa PBA, siguro mga 6 na taon, 7 taon, ni hindi ho ako naging member ng PBA press corps eh. 'Di ba ikaw? Ako. Oo, ako, nag-cover ako ng Defense Beat. Pagpunta ko doon sa Camp Aguinaldo, member agad ako ng Defense Press Corps. Noong nag-cover ako ng Police, member ho agad ako ng PNP Press Corps. Noong nag-cover ho ako sa Malacanang, member agad ako ng Malacanang Press Corps. Eh bakit sa PBA kailangan pang dumaan sa sistema ng A1? Hindi ka nga bibigyan ng imbitasyon eh. Oh. Di ba ano yun? Close sa ibang mga yun, members. Yan pa isa eh. Dapat yung PBA i-address ho yan eh. Kumbaga, nagiging herd mentality yung story eh. Kumbaga, parang hindi. Kami yung defense team. Di ba? Pag may nakapasok dito, nakatulad ni Sto Badwa, baka guluhin tayo. Di ba? Ako nga boss eh. Yeah. Nag-repost ka ako kagabi. Pumutok yung ano ko eh. Yung feed ko eh. Sinabi, di ba? Parang may mga nagkukosya. Ano? Mga maganda solusyon. Di ba? Sabi ko, ibalik nyo ako. Tutulungan ko kayo. Alam nyo kung ba't ko sinabi yon? O ito, atin-atin na lang o ah. Nung time ho ni Nasani Barrios hanggang kay Chito Salud, hanggang sa maban po ako, ako po ang isa sa tumutulong sa liga para mag-plot ng mga storyline doon ho sa mga players at mga teams na maglalaban at lalaban at lalaro.
Hindi ako nagyayabang. Yung istorya ni La Belga, yung mga extra rice na yan, yung mga away nila, yung pagpasok ko ni Polly na nagtirano sila ni Terence Romeo, isinulat ko po lahat yan. Kinalkal ko yan. Nung ako ho ay nagko-cover sa PBA, hindi ho ako naka-after dun sa mga game result kasi napanood na ng lahat yan eh. Ando dun po ako sa sulok, nag-aabang ho ako, nagmamasid, tinitignan ko yung mga pangyayari at isusulat ko po yon. Why? Kasi yun yung hindi nakita ng tao eh. Yung laro na nagsuntukan si Calvin Abueva, nakita na nila yun eh. Diba? Yung natisod ho si Bo Belga, nakita na nila yun eh. Pero yung si Bo Belga po, lumabas. Kunyari, may sugat yung paa, namamaga. O kaya may black eye po dito. Hindi nyo nakikita yun. Makikita nyo lang ho'y doon sa dugout. Doon ho sa tunnel na tinatawag natin. Eh kaso, isa ho ako sa mga naging biktima na sistema eh. Diba? Oh, ano ho ba yung sinabi kong masama? Kaya ako na ban. O sige nga ho, yung mga putrageso na nagsasabi na, eh, Snow, ban ka naman sa PBA. Banned ako because ipinagdiinan ko yung prinsipyo na dapat proteksyonan ko po, na ang dapat isulat, dapat isulat. Ang dapat ilabas, dapat ilabas. Dahil yun ho yung trabaho ng mga media. Pagka ho nag-aral ho kayo ng journalism, ano ang sasabihin sa mga media? Watchdog of the society. Ibig sabihin, kayo po yung bantay. Kayo po ang magbabalanse. E pagka nagkaroon ho ng connivance yung media, tsaka po yung entity na kinocover nila, eh, ano pa ho, aasahan nyo dyan? E di puro press release, puro papurin na yan. O like in the case of the PBA, oh, umay na yung mga tao, at eto pa ho ang isa. Eto pa ang isa, Boss Homer. Libre naman po yung social media, bakit hindi ho i-maximize ng PBA yung social media? Di ba? Mag-post po kayo na mag-post maya't maya. Diba, puntahan nyo sa bahay si Mark Baroka. Tignan nyo kung paano siya matulog. Tignan nyo kung ano itsura ni Mark Baroka pagising, kung kasimpogi niya pa rin habang naglalaro. Diba? Tapos ang dadami nyo yung poging player dyan, hindi nyo minamaximize. Oh. Diba? Si Banchero. Sino yung player ng Terra Firma na type nila ng MVP group? Sino yung letter C? Letter C? Nakalimutan ko yung pangalan. Ako nga ho, boss eh. Boss Homer, makita ko nga ho yung mukha ng mga player ngayon, hindi ko nakilala eh. O paano nyo ibebenta yun? Di ba, Boss Homer? Kaya ako ho, tinapik ngayon yung cycling, no, ililink ho natin sa topic na to. Ha? Hindi ho humanized. Hindi ho household names yung pong mga players. O, tanongin kita, Boss Homer, sino yung huling player na naging mukha talaga ng PBA na pag nakita mo, palakarin mo sa mall, pagpuntahin mo sa palengke, kilala ng tao? Sino? Boss Homer? George. James Shop. Siya pinakahuli, di ba? Oh, no offense man kay Scottie Thompson, ha? Papuntayin nyo sa palengke yan. May makakakilala siguro dyan. Oh, ito ha. Compare ko sa inyo ha. Si Jawo, pag pinapunta nyo dati sa palengke, yung buong palengke ng Balintawak, lulusubin siya. Di ba, boss? Si James siya po. Yes, nung kasikatan niya, pag pinapunta nyo sa palengke, 80% ng palengke pupunta ho sa kanya. Titignan siya, kakawain, hahayan. Di ba? Ngayon, si Scottie, pag pinapunta nyo sa palengke, siguro mga 40% lang ho ang lalapit. Ay, sino yun? Si Scottie Thompson? Scottie, player lang San Miguel yun eh. O, ganun pa yung sasabihin ng iba eh. Diba? Ito nga po ang nakakatawa eh. Tignan mo, boss, ha? Kung paano may problema yung PBA ngayon in terms of marketing yung kanilang players. Nag-post ako last week, Boss Homer, na si Junmar Fajardo lalaro ng May Mas. Kasi nasiko siya ni Simon. Simon, ano to? Oh, kakita nyo. Ako nga, nakalimutan ko na agad yung pangalan ni Simon eh. Oh, may nakausap lang ho kasi. Sa Phoenix. Kasama niya sa San Miguel na lang. Hindi, sa Phoenix. Yun nga, boss. Nilagay ko, Simon Ek-Ek. No, nakalimutan ko na rin yung apelido. I'm sorry, hindi na rin ako nanonood ng PBA. Hindi si Enciso. Oh, kita mo ikaw, nalilito ka na. Oh. Pinos ko, Simon Policarpio. Simon Policarpio, if I'm not mistaken. So, Pinosco, nasiko po, as Junmar, hindi lalaro po siya buong, hindi siya nag-ensayo kanina, nag-shoot around lang siya, hindi siya sumama sa drills, pero lalaro po siya bukas lang nakamaskara. Nasiko po kasi siya ni Simon Policarpio. Alam mo nangyari, boss? Nag-comment yung mga tao, ay, sir, anong Policarpio? Enciso po yan, Enciso. Hindi, Enciso talaga yan. Alam mo, ako pa yung ginawang tanga ng karamihan sa kanila. Eh, may Simon Policarpio. Hindi nyo kilala si Simon Policarpio? Di ba, boss? To be honest, I don't even know. Ang alam kong Policarpio, si Junel. Oh, si Junel. Oh, tama, masikat pa si Junel, ano, di ba?
si Jonel Policarpio. Yeah. Actually, masikat pa nga po ngayon si actually pinakasi alam nyo, pwera kay Scottie Thompson ha, tsaka sa ibang player ng Ginebra dahil sikat naman talaga eh. Boss, alam mo tatalunin ng ano eh. Tatalunin pa ng mga nila Kevin Cambo itong ano eh. Itong 'di ba? 100%. The UAAP is a very well-marketed league, no? Kita mo naman ang laro. You can see the difference. Basketball is basketball. Kahit na, you know, obviously there's more jewels to the pro game kasi nga may pasweldo, may marketing, may, you know, behind big corporations, di ba? Compared to schools. Pero ang marketing ng UAAP, ang ganda. Mas maganda. Tingnan mo yung anticipation ng fan base pag malapit ng September when the UAAP season. Pero itong sa PBA, pag malapit ng PBA, you don't see the same anticipation. The people are looking at the ending. Kasi, oh, Ginebra, never say die. Oh, punta tayo. Kaya nga. But ay, other than boss, that, boss, I stand corrected, Simon Camacho. Kita nyo, hindi ko nga huma... Eh, di, ako, it goes to show. Ako, I'm being honest. Di ba? I'm being true and real. Di ba? Na hindi ko talaga kilala si Simon. Eh, boss, yung ano nga eh. Sila lata nga eh. Naglaro doon sa Mindoro eh. Yung ibang nanonood doon ng mga fans, hindi alam na PBA player yun eh. Kundi pa nagbulungan doon yung mga tao. Oh, shit, PBA player ba? Ah, PBA, ano pangalan yan? Sino yan? Di ba? Oh, okay. See? Because yun ang difference ng TV. Free TV, accessible to everybody, even to those in the hinterland. Kaya nga, diba? Eto pa boss ha. Baka nga ho si Simon Camacho, masikat pa kasi sa kanya si Carlos Piniquito eh. Oh, sige. Di ba? Ikaw nagpasikat ni Piniquito. Hindi, eto nga boss ha. Marami nagtatanong, isto bakit pinapatulan mo yung isang katulad ni Piniquito? Di ba hindi naman sikat, di nga namin kilala yan. O, di nakita nyo yung tindi ng power ko. Sumikat bigla, nag-trending pa ho nung weekend si Piniquito. Oh, di ba? Yun yung sinasabi ko, ho. Di ba? Na kung gusto nyo matulungan kay PBA, papasukin nyo ulit ako dyan. Hindi, ah, pero ako, ito ha. Ito ha. Hindi po ako nagmamakaawa sa PBA na maibalik ako ha. Baka sabihin na naman ng mga hater, si Snow, gusto lang bumalik sa PBA. Wala na ho akong pakialam sa PBA. Magkano lang ho kinikita ko dun? 500 per story lang ako dyan. Boss, 500 per story lang ho ako sa PBA. Ano po ang gana ko ibalik dun? Di ba? Baka hindi ko mapakain yung mga pamilya ko tsaka yung ano yung mga pinag-aaral ko mga college. Baka kulang pa yung 500. 'Di ba? Boss, may tanong ah. May tanong. Balikan ko. Yung PBA may radio ba? May radio career ba wala? Alam ko lumalabas sila sa Radyo Pilipinas 2. Pero yun nga ang sinasabi ko, why are we talking about radio when we already have the internet and online? Andun na yung bakbakan eh. Diba? Kaya nga po, tignan nyo nga yung Facebook namin, oh. O, tignan nyo si Boss Homer, may sponsor siyang Midas. Yung Midas, oh, putahan nyo yung Midas Facebook page kung gusto nyo magtrabaho abroad, ha. Ako, tignan nyo, napakarami kong sponsor. Kasi si Boss Homer, marami yung sponsor yan, kaya lang mga gambling yung mga pumapasok, ayaw niyang tanggapin. Eh ako, binigyan ko yung Boss Guapo Cars, no? Binigyan ko ng slot yan, pinapakain lang niya yung mga editor natin. Game Changer, binibigyan lang ko tayo ng damit. Fitness Army, oh, kaibigan natin si Rendon Labador. Tapos yung Pizza Hub, oh, yung Pizza Hub ni Roswa Reyes, dyan sa may Malabon. Oh, mga maliliit na kumpanya yan. Halos nilibre ko lang ho yung kanilang appearance dito. Diba? Ang point ko lang, yung mga advertiser ngayon, yung mga maliliit hanggang sa mga malalaki, nasa online na po ang advertisement. Diba? O ito, may nag-comment dito kanina. Hindi ko alam kung ako tinitira, Boss Homer, parang na-offend. Kasi hindi mo kilala si Scottie Thompson? Eka na ganun, hindi mo kilala si Scottie Thompson? Si Jawo na kasi inabuta mo, matanda ka na. Yun ang sinasabi sa akin. Ito, let's be realistic. Alam ko fan ho kayo ng Ginebra. Diba? Sinasabi ko po yan na hindi pa namamaximize ng gusto ang kasikatan ni Scottie Thompson kasi nga po, hindi naman namamarket ng gusto ng PBA. Hindi ba? Ito, kaya ho kami nagsasalita ni Boss Homer dito ngayon. Gusto namin tulungan yung liga. Gusto namin tulungan yung mga players. Gusto namin tulungan yung mga teams. Di ba? Eh ngayon, ang style ho kasi ng PBA ngayon, Boss Homer, paulit-ulit na lang yung style nila. O, gagawa ng gimmick, retro jersey. Di ba? Gagawa ng... paulit-ulit na lang. Nakita na namin, wala ba kayong bago? Yung parang ganon. Di ba, Boss? Tapos yung Manila Classico, the same. Walang iba? Walang iba the same?
Yung pa isa boss, yung pa isa nakaka-offend 'yan kung taga Maguindanao ako. But ano Manila classic kung putragis na 'yan? 'Di ba? Hindi niyo pa ginawa ng Philippine, kinope lang sa football 'yan eh. Noong araw, kinope lang nila yung term na 'yan, yung Manila classic na 'yan eh. 'Di ba? Dapat nga Philippine classic o kaya ano? Ano ba magandang ano? Ikaw magaling ka boss, creative ka. Ano magandang title ng showdown lagi ng Ginebra? Tsaka ng ano, Magnolia. Wala ako masabi boss dahil alam mo sister ako I try not to be cynical no pero mahirap it's hard to call it a rivalry kung dalawang teams is under the same umbrella diba sister company no diba? if it were a MVP group team at saka yung San Miguel or Ginebra then you can say Clash of the Titans kumbaga ganun diba pero Itong Magnolia at saka ano, mahirap eh. And then, I'd rather, I come back from the old days and I'm not ashamed to admit that we're getting old because, you know, we all go to this phase. Pero, Manila Classico, I always refer it to pure food, hindi Magnolia. Diba? Oo. So, kaya, tsaka ano eh, no? Boss, ang lagi nating ini-stress dito. Actually, nagsasawa na ako paulit-ulit na tayo nagsasalita. Hindi naman di tayo pinakikinggan. Yeah. Wala naman rin kami pakialam sa inyo. Hindi naman kami nalulugi. Alam nyo, sa totoo lang, kung yung mga venue ninyo, no, sa PBA, huwag ko kayong magalit sa akin, ha? Actually, kawawa nga po si Willie Marcel dito. Siya sumasaluho ng lahat, eh. Siya ang taga ganun eh, di ba? Parang yung si Pinikito yan, eh, yeah. Sa June 1, parang taga ganun na lang ng taga ganun yan, eh. Di ba? So, siya sumasalo ng mga suntok eh. Pero ang gumagawa ho ng mga principals, 'di ba? Ng liga, yung pong board. Kaya nga po natawa ako nung minsan eh, may mga nagko-comment ng mga fans, Boss Homer, ang sabi nila, dapat pala hindi na si Marcel ang tirahin natin yung mga board na pangalanan na natin isa-isa. Kaso hindi mo naman mapapangalan, hindi mo alam kung sino nag-utos ng ganito, sino nagsabi ng ganon. Ikaw ba, may idea ka ba kung sino nagkakampas ngayon at naghihila ng strings ngayon sa PBA, Boss Homer? Yes, kilala ko yon. Si Basta, taga San Miguel daw yon eh. Ano itsura? Ano itsura niya? Medyo pogi, medyo may maskulado ng konti. Maskulado. Tapos, ano pa itsura nung tingin. Pero kayo mga viewers, tingin nyo ba may isang influensyang taong nagmamanipula ng liga? Tingin kayo, tingin ko kayo. Sige, comment ko kayo sa baba. Di ba? Meron ko kaya na nagmamanipula? O i-reshare nyo na rin yung broadcast namin ha, tsaka i-like at i-heart nyo. Di ba? Yung nga lang kay Delta Boss eh, sa Converge eh. Ito ah, sa totoo lang mga kaibigan, kung si Delta po, no, si Dennis Pineda, si Governor Dennis Pineda, pinapasok po nila as governor, mas animated sana yung mga board meeting. Mas may mga napasok sana ng mga bagong ideas. May mga naharang siguro na dapat hindi dapat pinapayagan. 'Di ba? Ito ah, Yeah, go ahead, Boss Omar, go ahead. Pero ayaw kasi dinapayagan si Governor Delta kasi sa akin lang to ha, this is just my opinion. Kasi ayaw yata ni Governor Pineda na magiging stampage snow eh. Correct. Diba? When you say stampage, so, yung ano doon, when you say stampage, no, ang term namin dyan boss sa radyo, yes sir eh. Arapat. Alam mo kung bakit? Yes, sir! Yes, sir! Yes, sir! Yes, sir! Yes, sir lang ng yes, sir. Eh, hindi nila magaganon si Delta. Di ba? Tsaka yan si Delta, yeah. Siyempre magpipilit yan. Hindi nyo po pwedeng gawin yung trade na yan. Harangin yan. Eh ngayon nga, Boss Homer eh, alam mo ba na yung sister team, dati ang dapat boto niyan isa lang. Di ba? Mag-uusap yung mga board of governors yan. Tapos isa lang yung ano tawag doon, Boss? One collegial decision lang sila. Yung grupo nila. Tama ba yung term ko? Yes. Ngayon ho, yes. Pinakikiusapan na raw ng board yung PBA, ino-open up na nila, hindi, dapat kanya-kanyang boto na yung mga sister teams para patas. Hindi ba? Kaya nga, hindi pinaboboto yan para walang impluensya eh. Eh ngayon, pag pinayagan yung magboto yan, magtitirahan na naman ho, kawawa na naman ho yung iisa boto. Yeah. Oh. Walang nag-a-advocate for the best thing that could have, one of the best things anyway, that could have happened to the PBA was allow Governor Pineda to sit on the board as governor kasi
he would have advocated for the independent teams, di ba? So, ngayon, walang nag-a-advocate sa independent team. Si Coach Yenggiao nga, matagal nang nag-ano, good friend of the show, tagal nang nag-rant against the PBA, hindi nga pinakinggan. Di ba? Tayo pa kaya or mga fanbase? So, yun, it just speaks volumes to, you know, yun nga, manhid ang PBA to change just our, you know, do para babalik yung tiwala at saka pagsuporta ng fanbase. No, ito may mga nagsasuggest, ibalik si Nolly Iyala. Ang ganda ko ng suggestion sa inyo. Ay, pinapakita ko yung mukha ni Boss Homer ngayon. Homer, na-discuss na natin to last time. You think pag binalik si Nolly Iyala, mababago niya yan? I doubt it. Com Nolly would have very good suggestions and plans, and I think maski siya mismo, he wouldn't be interested in coming back if knowing na the real power is not given to him. Kasi magiging titular lang eh, di ba? Pa-open ka lang, wala ka naman power. If they give him the power and the freedom to decide what to do, well, the PBA would be in very good hands. Ang problema lang, are they willing to do that? Pero alam mo naman, may history din si Com Nolly sa, you know, sa San Miguel Corporation. And you know, I don't know how that divorce ended up. I'd like to believe that it was good, pero not good enough to come back and be in tandem again as commissioner and all that stuff. Pero all things, ano, fair in love and war, kung in a perfect world, Com Nolly would be a very good commissioner sa PBA. Okay, yung mga nagko-comment na walang audio si Homer, meron ho. Oh. Alam mo naman, yes. Oh, may audio si Homer, no? Huwag niyo kami i-distract dito. Okay, so ito ha, kahit ho sinong Poncho Pilato ilagay niyo ho dyan, kahit ho pinakamagaling ho na si Michael Jordan ang ilagay niyo ho commissioner, kung yung board ho ang masusunod din, di ba? At yung interest ho ng mga team ang masusunod, no? Not the whole, no? League. Wala ho talaga mangyayari. Alam mo, ito, magbigay tayo ng mga suggestions, Boss Homer, on how the PBA will be improved, no? Pati yung mga viewers ho natin, comment lang ho kayo ng comment niya sa baba, ha? Comment lang ho kayo ng comment diyan, no? Bibigay ho namin, i-share din ho namin yung mga magagandang suggestions niyo. But first, let's talk about cycling and boxing. Ito, unahin natin yung cycling, boss, kasi maililink natin sa PBA ito. Sa sitwasyon ng PBA. I will just pause for a short break, no? Tsaka yung trade, oh, sa Magnolia na posibleng mangyari anytime soon. Standby po kayo. Kailangan mo ba ng kotse pero hindi ma-approve sa brand new? Heto ng solusyon dyan! Boss Guapo Cars! We offer high-quality, pre-owned cars available for auto financing. Basta kompleto at late sa mga requirements mo, pwede ka na ma-approve as fast as one day. Guaranteed yan! May CMAP o replevant records ka? Okay lang yan, sagot kita! Tawag na sa mga numero na nasa inyong screen and like, follow our Facebook page, Boss Guapo Cars. Para mong auto, mapapasayo. Garantisado kay Boss Guapo. Okay, salamat Boss Guapo Cars kay Boss Robert Viola. Boss, siya yung tumutulong na kahit papano mabayaran ko yung mga editors natin na gumagawa ng mga videos tsaka yung mga graphics natin na yan. Boss Guapo, puntahan nyo yung kanilang Facebook page, Boss Guapo Cars. Malapit na nga nila akong gawing model, boss eh. Kasi sabi nila, naghahanap kami nung kahit medyo sikat lang, pero pogi, guwapo. Eh, pwede ka, boss, daw? Sabi sa akin na ganun eh. Sabi ko, sure ka, guwapo ako. Oo naman, sabi ni Robert Viola. Nagloloko na tayo. Hindi, ito, totoo dyan ha. Si Delta, oh, pag nakapasok yan dyan, ako, matinding guluho yan. No? Hindi ho kukonsintihin yung mga nangyayari. Ito, bibigyan ko yun ng tip, ah. Magtatanong kayo, eh, yung MVPs, no, pwede naman silang pumalag sa gusto ng kabila, ah. Di ba, ba't di sila pumapalag? Alam mo, Homer, Boss Homer, ang sagot doon? Alam mo ang sagot doon? Oh, kasi tatanungin kita, oh, ba't yung MVP pwede naman pumalag? Tatlo rin yung team nila, 3-on-3 yan, eh. Oh, tapos po, pwede pa nga nilang kausapin yung Blackwater, tsaka yung Phoenix, tsaka yung mga Rain or Shine para sumama sila, eh. Oh, bakit hindi nila binabago yung ano? Ba't di nila, kumbaga, ino-overrule yung gusto ng majority? Oh, Boss Homer, tanongin kita. Kasi mas malakas yung kabila, di ba? Hindi rin. Kung aalis yung kabila, if SMC pulls out of the league, there's no PBA. Really? You think so? Maganda yung pinoint out mo na yan, ha? Pag umalis ang SMC, mamamatay ang PBA.
Yun yung sinasabi mo, Boss Homer. Yes. Ako, yes. Ako kukontrahin kita dyan. Alam mo kung bakit? Pag nawala yung SMC, pwedeng yung mga independent teams at yung MVP group mag-usap-usap na ayusin na natin to, balansehin natin, i-redraft ulit natin yung mga players. Diba? Magiging balanse yung liga. Tapos may tamang mga marketing people, may mga mag-iisip na mga creative minds. Mapapaganda ulit yung PBA. Eh, yung MPBL nga, hindi mo kilala yung mga player, pero napapasikat eh. Alam mo, ito ha, kukwento ko sa'yo, Boss Homer ha, may isang nagtanong sa akin, mayaman yun, boss, mayaman na mayaman. No? And, ano, parang under the law, ano ba, law? Paano ba pronunciation ng law, boss? Law o law? Law? Diba? Doon ako nahihirapan, yes. Eh. Under the law. Law ba? Law. Law? Under the law? Hindi, ito. Huwag tayo mag-under the law, under the law. Yung ano, yung MPBL, binibenta ho yan sa isang mayaman ho na active na ngayon sa pagtulong sa mga sports. Alam ko, boss, 200 million binibenta yan eh. Alam mo ba yun, boss Homer? Boss, ha? Hindi mayaman yun. Bilyonaryo yun. Oo, oh, bilyonaryo yun. Bilyonaryo yun. Kaya may idea ko kayo kung sino yung tinutukoy ko na binibenta ano ng MPBL. Binibenta yan, boss. Kaso, ang sabi, ang balita ko, ano daw, may nagkwento sa aking kuliglig, bibili na yan sa 200 million eh. Tapos, tinanong nga ako nung isang tao nun, no, kasi kaklose ko yung tao nun eh, at ayokong itago sa pangalan Topex, sabi, boss, no, gustong bilhin daw ni boss, ganito yung ano eh, yung MPBL. Sabi niya, nako, sabi ko, huwag yung bilhin, huwag yung ituloy yan. Sabi niya, bakit kaya, boss? Sabi sa akin na gano'n ni, ayoko sabihin na topic sa, tawagin na lang natin sa pangalang Brownie. Okay, sa Brownie. O, so sabi sa akin ni Brownie, ano, kamukha ni Brownie yan eh, kung nanonood ka ng Over the Bakod nung araw. Sabi niya, Huwag niyong bilhin. Sabihin mo kay boss mo, huwag niyong bilhin. Kasi mamanahin niyo lahat ng problema niyan. Tapos pangalawa, yung mga teams diyan, may mga nakapasok diyan na may mga prangkisa na hindi dapat naghahawak ng koponan. Sabi ko, so, pero yung mayaman daw na businessman, gusto pa din daw bilhin, interesado. Bumalik ngayon. Nakipag-usap daw doon sa mga taga-M. Aba, nung pagbalik niya, boss, 220 million na. 220 million na. O, sabi ngayon ng mayaman. Mayaman eh. Kaya kang bilhin lahat eh. Tapos ngayon, sabi, sige, pag-iisipan ko next week na lang. Pagbalik mo, 230 million na raw. Aba, ba't palaki na palaki? Nagkaka-interest. Ganun, alam mo ba yon na nangyari yon, boss? Alam mo yon? Alam mo yung pangyayari na yon? Ha? Yes. May narinig ako, pero hindi ko narinig yung, narinig ko yung 200 million, hindi ko narinig yung naging 230 na pala. Oh, ganun yung nangyari, hindi na nila binili. Ngayon ang sabi ko, eto ngayon, kaya ako nabanggit yung mayaman na lalaki na napakabait na yan, kaya lang hindi ko nakakausap eh, wala akong number eh. Kung nakikinig ka ngayon, idol, kung sino ka man, no? Frankly speaking, i-text mo naman ako, kunin mo yung number ko, ha? I-text mo ako, no? We can talk about it. Sabi ko ngayon doon sa kausap ko kay Brownie, sabi ni Brownie, eh kasi gustong bilhin yung MPBL, may pangalan eh. Nak ng tokwa! Alam mo yun na sinagot ko. Ang dali-daling gumawa ng pangalan ng liga eh. Alam nyo ba yung MPBL yun? Nung sinisimula yan, pinaputo ko ng todo yan. Hindi ako nagyayabang ha. Nagpapakatotoo lang po ako sa inyo. Boss, nung bago yung MPBL, pinaputo ko yan. Tapos ang bala ko pa nga dyan, mga courtside reporter nila, galing ho dun sa mga barangay. Galing ho dun sa mga lugar na nire-represent nila. 'Di ba? Ang sarap manood ka ng courtside reporter mo, nagsasalita ng Kapampangan, nagsasalita ng Bicol. 'Di ba? Yes. Yes. Oh. 'Di ba? Hindi yung basta-basta dadali mo na lang sa Hong Kong. 'Di ba? Oh, tapos ayun, sabi ko, ang daling sabi ko, gawa tayo ng liga, gusto mo? Paputukin agad natin 'yan. Eto nga, yung Bismin Cup nga po. Ako rin ang nagpaingay nun, boss eh, nung una 'yon. Noong una yung Bismin Cup, kinukuha nga ako commissioner doon. Sabi ko, ayoko na. Sabi ko, di ba? Ayoko nang mag-commissioner kasi, boss, ang mahirap kasi sa Philippine basketball, no? Yung idea mo, pag nanakaw nila, titirahin ka na, kakagating ka na sa batok mo. Ganun ang sistema dito, boss. Kasi, nag-aagaw-agaw ng ano yan, ng position, kumbaga, ano, boss, ano tawag doon, boss? Jockeying for position yung mga tao dito sa Pilipinas. Kasi karamihan sa mga nagkakagulo dyan, mga dating player. Hindi ko naman minamaliit, pero hindi ko naman nilalahat. Pero di ba pag nag-player ho yan, no, nag-aaral, no, parang si Pinikito, nasa basketball court ho yan, wala ho sa classroom yan. Di ba?
So pag tinanong mo ng English, what is the etymology of psychology? Alana, hindi ka na masasagot. Di ba, Boss Homer? O, sige, tanongin mo. Yeah, but boss, ano? It's the yung name, brand name. It's hard to do, but at the same time, it's not difficult. And I know it's an oxymoron. Pero, ibigay ko lang example. Strong Group Athletics. Ba't sila biglang very popular sa Philippines? Because product is good, consistent. Tingnan mo yung Dubai tournament, di ba? Remember not to pat our own selves, no? But, di ba, nilive natin yung championship game. Naka 180,000 views tayo. Ah. Diba? And then you have Dwight Howard as your player, you have Mackenzie Moore, you have Kiam Bao, you have so instant brand name na ngayon ng SGA. Oh. Diba? Kaya nga so, eh. Ang MPBL, salamat sa tulong mo as the founding commissioner, madali mong napaangat na napangalanan mo and then people even assumed na Manny Pacquiao Basketball League, 'di ba? Instead na Maharlika, 'di ba? Pilipinas. So you know, brand name is important, pero if you put a product and you put good people around that product, it will become a good brand na ma-recognize at saka nire-respeto at saka tinatangkilik ng mga fans. Oo nga eh. Tsaka ano, ito boss ha, sasabihin ko sa inyo ha, hindi naman usa nag-iayabang kami ni Homer, yung strong group, maingay kasi may Dwight Howard. Pero mas napaingay natin, di ba? Na kaya nga sila kagulangan eh, kahit nasikat din sa UAAP noon, naging, di ba? O yung Kevin Kembo nga po eh. Ito nga lang ang mali dyan eh, naging move nila ng strong group. O baka naman sabihin nun niya, ah, si Snow, bata ng strong group yan. Eh ang isang kaululan dyan ng ginawa ng ibang mga taga strong group po, pumutok na yung kay Kevin Kembo, itinurn down pa nila, pinakiusapan, pare, patayin natin yung istorya. Eh, putok na eh. Di ba, ba't yung mapinigil eh? Kumbaga, lalabasan na eh. Biglang kumatok yung nanay eh. Ganun na nangyari eh. Di ba? Anti-climactic. Yeah. Pero yung kay Kevin Kembao, totoo po yun. Tatakbo po akong hubot-hubad. Kung hindi totoo yun, tanungin nyo yung mga nakakaalam mo talaga nun. O tanungin, pag nakita nyo si Topex Robinson, o first time kung babanggitin yung pangalan niya ngayong program ha, tanungin nyo si Topex Robinson, pag nakita ninyo, totoo ba yung kay Kevin Kembao? O, sasagot ko yun. Sasabihin niyo yung totoo. Teka mo, Somer. Ito, kunyari, hindi tayo live. No, ha? Para, kasi nagkakaulo lang tayo rito eh. Pati nga po yung One Sports. Eh. Yung One Sports nga po eh, nung kinontra. Alam nyo, lahat po ng mga kumukontra ng istorya ko, no, nagugulpi ko. Yung kumbaga, napapahiya in the end. No, ang dami nung kumontra ng mga story ko. Wala akong nangyari sa mga pangungontra nila. Diba? Oo. Oh. Oo. Oh. Teka lang ha. Ito, Boss Homer. Habang andyan dyan ka, gagawa tayo ng katarantaduhan. Teka. Teka lang ha. Teka lang. Ayan, subukan natin kung sasagot. Gising pa ba siya? Sino? Si Topex. Huwag ka maingay. Baka may magtimbre. Baka magtimbre. Buti ka pa. May number ka ni Topex. Ako wala eh. Wala ka ba number ni Topex? Bait-bait nito eh. Pero hindi ko siya tinatawagan lagi. Pagka lang may mga pagkakataon. Ayan, nadidinig mo ba siya? Nadidinig mo? Baka tulog na to eh. Hindi lang mabait. Ha? Maaga matulog to eh. Si Topex? Oo, kasi magpa-practice eh. Maaga sila nagpa-practice eh. Maaga ba yan, Lasal? Huwag na nga natin tawagan. Baka mapahamak pa. Pero totoo yan. Huwag na. Ha? Ano? Huwag na. Bait sa atin yan. Oo nga. Sabi ni Juan Carlos Mariano, mukhang masarap ka inuman to si Snow Bado. Hindi na po ako umiinom eh. Kaso, pagka gusto nyo okay. Ay! Boss Homer, pag-uwi mo nga, tayo mag-inuman. Okay, anyway, pag-usapan muna natin yung cycling na mabilisan. Tapos, Boss Homer, babalik ko tayo sa topic ng PBA na yan. Ayan, ang dami yung napupulot from us ha. Lahat po ng sinasabi namin dito, totoo. Pati ho yung ano, yung bakbaka namin ni Pinikito, Boss. Pasensya ka na, Boss. Nag-blow ako ng top doon eh. Kasi, parang nalalaki ho ako eh. Nakita mo naman ako, Boss. Tama nga yung kinomit ng isa eh. Boss, hindi ka naman masamang tao eh. Masama ka lang magalit. Ikaw ba, Boss Homer? Ikaw, tanayin kita, Boss Homer. Kunyari ako, babakla-bakla ako, tapos sinuntok kita, hindi ka ma-insulto ron. Diba? Yung nga lang lalaki, sumuntok sa'yo nang walang kaabog-abog, galit na galit ka na eh. Paano pa yung, diba? Akala mo bakla. O, babalik po kami agad.
Kailangan mo ba ng kotse pero hindi ma-approve sa brand new? Heto ng solusyon dyan! Boss Guapo Cars! We offer high-quality, pre-owned cars available for auto financing. Basta kompleto at late sa mga requirements mo, pwede ka na ma-approve as fast as one day. Guaranteed yan! May CMAP o Replevin records ka? Okay lang yan, sagot kita! Tawag na sa mga numero na nasa inyong screen. And like, follow our Facebook page, Boss Guapo Cars. Para mong auto, mapapasayo. Garantisado kay Boss Guapo. Okay, Boss Guapo Cars, ha? Don't forget, ano kayo, ha? Suportahan ninyo ang Boss Guapo Cars. Kaibigan natin si Robert Biola. Okay. Ito na, Boss Homer. Pag-usapan muna natin ang cycling. Okay? So, during your time, Boss, nung araw, wala... Nagkakarera ba sa Cebu nung araw yung cycling? Yung... Wow, pero pinanood ko yung ano, sa TV, yung Toro Blueson. Toro Blueson ba yun, di ba? Yung Tour Pilipinas, Toro Blueson. Ayan. Tapos, umikot na ng Pilipinas yan, yung latter part nung... brand na yun eh. Boss, hindi ako maglalabas ng video nung ano, ha, nung brand kasi binaban ng Facebook yung promotion na cigarette eh. Pero ito, tingin mo, boss, yung cycling, very popular to among Filipinos, even you, I'm sure, the first sport na natutunan mong laruin was cycling. Tama ba ako, Boss Homer? Ano una mo natutunang sport? Don't tell me, polo. Basketball kami sa bahay. May basketball court kami sa bahay namin. So, basketball agad ang una mo natutunan? Then biking? Basketball agad. Biking? Hindi ka na una... Bata pa ako. O, bisikleta, of course. Oh, di ba? Noong bata ka, bike agad ang bibili sa'yo ng tatay mo sa third birthday mo eh. Tama? Hindi naman basketball eh. Di ba? BMX. Oh, ang nakakapagtaka, boss, halos lahat ng Pilipino marunong magbike. Tapos, nung pandemic, boss, sumikat ng todo yung bike. Ito nga po ang nalulungkot ako, mga kaibigan eh. Napasikat na una namin talaga yung Ronda Pilipinas. Actually, boss, hinawakan ko yung marketing yan and promotion siguro mga 2018. Tapos 2018, medyo hindi pa puno yung mga venues namin dati. Tapos, boss, nung hinawakan ko na siya ng 2019, no? Ginawa nilang international. Ayan, pumuputok-putok na. Nung 2020, boss, napuno na namin yung mga venues. Ganun yung ginawa ko noon. Ako, hindi ko sinasabing ako yung utak, ha. Ako lang yung magaling sa marketing. Pero Boss Homer, noong 2022, no, lahat ho ng mga venues namin, panoorin nyo yung mga videos, lahat ho ng mga venues namin sa Ronda Pilipinas, napunuho namin to the rafters, pati mga puno, pati yung parang nung Marlboro Tour, boss, napuno namin. Kaso, ang tanong, boss, naapektuhan ng pandemic yung LBC. Naapektuhan ng pandemic. Tapos, nayari pa sila ng Lala Move. So, naapektuhan yung negosyo nila. So, nalagay sa backseat, yun pong sponsorship nila ng cycling. Now, ikaw, ano nakikita mong problema? Why cycling is not that popular in the Philippines? Kahit na, popular na popular ito sa mga mayayaman at pag lumingo ka kaliwat kanan, ang dami nagbabike. Kayo mga viewers, tanungin ko rin kayo, ano sa tingin ninyo kulang? Para sa akin, no, I think it's the element of participation, di ba? Yung basketball is very popular because people actually participate on it. Di ba, yung mga tingin mo sa mga barangay, may mga liga, nag-dribble, mga bata. You don't even have to have a full court to immerse yourself in basketball kahit na half court lang, nagtitira-tira ka na. Cycling to me has the same problem as golf. Medyo inclusive ang golf, di ba? Kailangan member ka ng club or you have to pay green fees, mahal yung outfit ng golf, bibili ka pa ng golf club. But with cycling, ganun din. It lacks the element of participation dahil di ka nga makaparticipate. Tapos mahirap din. It's very physically challenging. I don't know about marketing. You've helped it a lot. Ikaw mismo nagsabi dyan, no? Naalala ko yun, di ba? Marlboro yata yung sponsor dati ng Toro Blueson. So, yun. And it's that mainstream. We also come at an age na marami ng pagkaabalahan yung mga fan base. Not just in sports, but may Netflix na, may Amazon Prime, may Disney, may, you know, Paramount Plus. So, ang daming pwedeng mapanood. And then if you even want to go, di ba, usually yung cycling is in the heat of the summer. Tapos, doon, ang init kung even to cheer from the sidelines, mahirap, di ba? Ikaw nga, you also mentioned nga, even in the PBA, the element of traffic and the business of, you know, Friday nights and pag-aabalahan mo bang punta ka doon when you can just stay at home. So yun ang same
a lot of the same stuff that befuddles the other leagues yun ng ano ng cyclings, no? But you being the insider, you would know better, di ba? Ako ang naging problema kasi dito, boss, is ang isang naging problema dito ng Philippine Cycling is yung sponsorship, no? Walang gustong sumugal, no? May nakausap ka ako na brand, umuo na eh, tapos biglang alapa eh, 'di ba? Tapos ang nakakaawa po kasi sa cycling, although may mga tumutulong katulad doon ng Go for Gold, 'di ba? Ayun, naggumawa na nga ho sila ng race series para lang mapunan po yung kawalan eh. So, yun lang siguro yung isang major backer na maniniwala, no, sa kakayahan ng cycling. Kasi kami noon, boss, ang ginawa, eto na, pupunta na ho tayo doon, ililink na ho natin sa PBA. Kami ho kasi nung nag-promote ho kami ng cycling ng Ronda Pilipinas, ang ginawa ko, boss, is ni-humanize natin yung mga tao. Parang yung ginawa ko kila Belga nung araw. Sila Belga, sila Kinyahan. E, akalain nyo ba sa itsura ng mga yan, sisikat ho yung mga yan. Di ba gagawa mo ng issue? Gagawa mo ng kwento? Gagawan mo ng pag... Kumbaga, iisipin ng... Tangina, ano yun? Tignan ko nga. Di ba yung mag-create ka ng interest? Yun yung wala sa PBA. At yun yung cycling, meron nun. Ang naging problema lang po ng cycling is totally, wala akong nagtitiwala, no, na mga sponsor. Kasi una, siguro, akala nila it's a very dangerous sport. Diba? Akala nila, diba, Boss Homer? Akala nila po pwedeng madamay sila pagka may napahamak. Eh, ano, given ho yan eh. Kahit naman ho yung boxing eh. O yung boxing ako, sikat na sikat sa atin. Diba? Pero hindi rin ho ganun kainit yung suporta ng mga sponsor. Mag-i-sponsor lang ho yung mga yan pag sikat na. Diba? Yeah. Yun ho yung ano eh, yun ho yung nakakalungkot eh, no? Pero ito, hinahanap ko nga po yung ano eh, no, yung cycling natin, no, na video, para ipakita natin sa mga viewers natin, no, na 'di ba, na kayang punuin. Pero ikaw, Boss Homer, ko ikaw yung tatanungin from a first point of view nung hindi talaga tumututok sa cycling, ano yung kulang, ano yung dapat ilabas para sumigat ulit yung cycling? Yun ang slow, so I'll give you an example sa basketball, ha? May star like Steph Curry. Anong ginagawa ng mga bata? Pumupunta sa basketball court in a, they, you know, they try to emulate. Oh, ito yung test ni ano. Hindi mo kasi magawa sa cycling yan eh. Yun nga lang. You can't just say, no? Oh, champion si Ribas. Oh, tingnan natin, no? Bisikleta nga natin from Manila to Baguio. Diba? So it's not, from that regard, I think that's also one of the challenges of marketing. Pero, yun na nga, sabi mo, another things, no, yung mga cyclists naka-helmet, di ba? So, it is not so visceral in terms of the fan base. So, what you do is, you know, yun na nga, sabi mo, you humanize them. Sino ba to si ano? Ano bang hilig nito? If you notice, yung mga listeners natin, if they follow me on Spin, yung mga columns ko, that's what I do. I humanize them. When I interview, for instance, Kiefer Ravena, I don't just ask him about basketball kasi people already know that he's a basketball player. I ask him, pag day off mo, ano bang pinapanood mo mga movies? What kind of music do you listen to? Anong pagkain paborito mo? So those are the things. And it goes back to the creativity of the writer, creativity of the marketer to present your product doon sa fanbase mo. And once you get that, you have a fighting chance. Hindi guarantee yun, no. At the end of the day, yun ang sabi nila, it's still the when you talk about media and media mileage, it's still the vehicle. Importante yung vehicle mo. Kita mga writers, sometimes we don't even need to be in the byline, di ba? Ang vehicle. Kasi kahit Snowbado or Homer Sison, we write something kung wala namang interest. Like for instance, kung magsusulat ako ng chess bukas, may babasa ba? Instead of me writing about the PBA na may trade. So, yun ang ano. The inherent challenges of cycling is that it's not mainstream sports. But you can have a chance to further your product, to enhance your product with proper marketing and the media approach. Diba? Like for instance, i-guess mo dito, yung sino yung cyclist mo, may event kayo in the next month or so, i-guess mo, ano ba mga popular shows? O guess natin doon. Ano bang mga popular podcast? Guess natin doon. That's the best way to put your face, the face of your product, para makita ng mga fans. Hindi ko nakikita yan eh. Ikaw lang nga, kung wala sa use, no, cycling would even be more diminished. Diba? Kung wala yung Go for Gold. Parang kinukuking mo ako, boss, ha? Parang kinukuking mo ako, no. Dun, Boss Homer, ha? No, oh, no, I'm just telling the truth. Yung sabi ni Mark Twain, I'm flattering amidst the truth.
Hindi, pero ako, boss. Pero ako, boss, ang ano, ang nalulungkot lang ako dun sa nangyari sa cycling is that kung kailan nakakabuelo na siya, kung kailan nagkakaroon na talaga ng popularity, dun pa nawala ng sponsor eh. Yun nga yung nakakaawa eh. No, so, ayan, yung ano, si Rule of Law. Oh, ayan. Brownie! Baka naman pwede mo kausapin yung boss mo. Sabi mo, mag-sponsor ng cycling. Subukan lang natin ng ano. Subukan lang natin ng siguro mga ano. Mga isang taon, ano lang. Isang taon lang. Isang ano lang. Isang conference lang. Kumbaga. Di ba? Sisikat yung cycling. Hindi ko ma- hindi ko alam bakit nawawala rito sa cycling yung ano, boss eh. Sa Ronda Pilipinas feature recap namin last year. Na, noong 2022. Na napuno namin yung mga venue. No, so tsaka boss, ang maganda dito, boss. Ang dami ring mga cyclist na mga magaganda na, sina Ira Lopez. Ayan, 'di ba? Kilala mo 'yon? Si Ira Lopez. Oh, 'yun yung mga vlogger eh. Kilala ko, boss. Ang kilala ko si Gabe at saka si Placido Valdez lang. Oh, 'yun nga eh, kasi naiwan na dun sa panahon ng Marlboro Tour. Yung Marlboro Tour ho kasi nung araw, no, malaki talaga ho yung budget na tinatapon nila sa cycling. 'Yun nga lang, talagang naapektuhan ho yung cycling nung nawala na yung ano, nung nawala yung suporta kasi binawal na yung Yossi eh. Hindi ka na po pwedeng magana ng mag-sponsor ng Yossi ngayon sa mga sports eh. 'Di ba? Actually, kahit ka sa ano eh, sa mismong ano, Boss Homer, kahit sa mismong ano tawag dito? Kahit sa mismong mga advertisement, hindi ka na po pwedeng mag-sponsor ng Yossi, bawal. Nasa Facebook nga, boss eh. Nasubukan ko 'yan eh. Naglabas lang ako ng konting video ng ano, ng cycling, boss. Ano? Binan eh. Inano, yung na-block. Na-block yung ano, yung video nung cycling. So, yun nga, nakakalungkot. No, pero ito, boss, ipakita ko na lang to. Boss, may nag-message sa akin. Susuportahan daw niya ang cycling. Uy! Oo, sabi, mabay. Hindi niya, itago lang natin sa pangalan na Juni Navarro. Juni, ah, si Juni. Ah, Juni, ah. Oh. Boss, si Juni Navarro ba? Susuporta, suporta mo sa cycling ha. Parang yung suporta mo kay Penikito ha. Okay? Ito boss, oh, ito boss, ipapakita ko sa iyo. Pag samping suporta yan sa event, magsusuporta yan. Kaya nga, ito. Underappreciated ano, sa basketball, mga patrons ng basketball. Boss, ito, ipakikita ko sa iyo yung cycling namin ha. Oh, ayan ha, tiga mo oh. Boss, napuno ko yan oh. Kita nyo, cycling lang yan ha. Pero napuno ko. Ayan, nakikita mo yung crowd, boss. Antindi ng crowd namin nun oh. Oh, ayan oh. Nakikita mo yung crowd sa kanan. Oh, napuno namin yung Burnham Park nun, boss. Halos ano, tapos pinadaan pa kami sa Session Road, oh. Ayan, makikita mo. Yung part na to ng Session, eto, hindi Session Road to, sa may, ano to eh, sa may Chunsim, doon sa mga ano yan eh. Ayan, oh, nakita mo yung crowd namin, boss, nun. Hindi ko kasi makita yung live namin sa Ronda Pilipinas, kaya, yung tape nung live namin eh, yung recap, no? Hindi ko alam ba't nawawala rito ngayon eh. Pero, yun nga. No, so sinasabi ko lang, boss, na yung katulad nitong cycling, may popular, may ano talaga to, may potential, kaya lang hindi ho nabibigyan ng pagkakataon. Kasi nga, no, mas pabor tayo doon sa cycling, ay sa basketball. Okay. So now, why did I open up cycling? Why did I discuss cycling? Syempre, unang-una, ang isang purpose natin diyan is para mabigyan din ng exposure yung ibang mga sport. Kasi oh, yung mga ibang mga mainstream media, hindi naman rin nila pinapansin, boss, Bobby Nam. Alam mo ba 'yung larong Bobby Nam? Kun Kimmer, alam mo 'yon? Oh, Boss Homer. Oh. Kabala, alam mo, 'di ba ang dami mga sport, lawn ball. Oh, 'yung mga hindi pinapansin 'yan eh. 'Di ba? I think it's about time siguro. Sepak takraw nga actually kilala 'yan kasi parang sport ng mga Pilipino 'yan eh, 'di ba? Kahit papaano, pero pag kami naglaro na tournament ng sepak takraw diyan, hindi rin nila pinapansin, 'di ba? Pero, yun nga, no? So, siguro, let's discuss cycling more and more detailed sa mga susunod na araw. Kasi wala na rin ho kaming oras. Okay, let's go to our next topic. Boss Homer, ako naman ang alalayan mo ngayon dito, ha? Boxing tayo. Kasi since nawala ako sa PTV Sports, hindi na ako masyadong nagsusunod sa boxing. Ngayon lang ho ulit ako nag-boxing, tapos biglang boxer pa ho ako. Okay, pag-usapan ho natin ang boxing at bakit iisa pa lang ang world champion natin. Saglit lang. Kailangan mo ba ng kotse pero hindi ma-approve sa brand new? Heto ng solusyon dyan! Boss Guapo Cars! We offer high-quality, pre-owned cars available for auto financing. Basta kompleto at late sa mga requirements mo, pwede ka na ma-approve as fast as one day. Guaranteed yan! May CMAP or Replevin records ka? Okay lang yan, sagot kita! Tawag na sa mga numero na nasa inyong screen and like, follow our Facebook page, Boss Guapo Cars. Para mong auto, mapapasayo. Garantisado kay Boss Guapo.
Oh, wag niyo kalimutan na Boss Guapo Car, sabi ni Robert Biola. Uy, ayan, nagpadala siya ng GCash kila Cyrus. Oh, pang pizza lang ulit. Okay, down lang. Okay, Cyrus. Okay. Anyway, so boss, let's talk about boxing, no? Boss Homer. Bakit ano? Bakit parang may drought tayo ng world champion unlike nung time na ayan, sila Manny Pacquiao. 'Di ba? Meron tayong limang champion dati, nagsabay-sabay yan. Boom boom, 'di ba? Si Viloria, Brian Viloria, si Nonito Donaire, 'di ba nagsabay-sabay yan eh, Jerry Peñalosa nung araw. Bakit kaya ba't kaya boss may drought tayo ngayon at iisa lang yung champion natin? Well, maraming combinations, a confluence of many factors. Number one, obviously nawala si Manny, and then tumanda na rin si Jerry Peñalosa, si Donaire, and there just doesn't seem to have, ano, that was a golden time in Philippine boxing na maraming, ano, kumbaga sa assembly line, may maraming mga produkto coming in. We do have that today, pero ang problema, medyo minalas lang, di ba? Three fights in a row doon sa Japan, talo tayo, Tapales and two other fighters, and then nawala na rin si Casimiro. And by the way, speaking of sponsors sa ano, sport, isa sa mga huge backer ng boxing si Johnny Navarro din, di ba? Boxers din siya. Si Jonah Sultan. Si Jonah Sultan. Hindi lang sa ano. By the way, I went to New York to see that big upset ni Jonah Sultan. So yun ang problema, no? Walang ano. We do have fighters na nasa, kung baga sa in parlance of cooking, nasa ano, burner, waiting to cook. Nandun si Tapales, you know, although he lost, but he will get another chance according to MP President Sean Gibbons. Si Jonah Sultan, eh, you know, he's gonna meander his way back, pero medyo mahirap, a longer path for him kasi natalo siya in his fight, in the supporting fight in Japan, di ba, na tamaan sa ano. Tapos tumanda na si Jerwin Angkaha. So, the future, to be honest, it's not bright for Philippine boxing. Ang isa lang na makita ko talaga na dalawa pala na talagang malakas ang chance is, or tatlo, is Yumir Marshall because he's still undefeated. And then you have Marlon Tapales who was a former two-belt champion, still in his prime. And you have Mark Magsayo moving up in a division. Nag-junior lightweight na yata siya ngayon, and he still has a good chance. He's living in the U.S. now, training here. And then obviously, Angkahas, if he moves up to super bantamweight, may chance pa rin. Pero other than that, wala talaga. Wala. So medyo si Jerusalem, I'm rooting for him. Nanalo siya. Pero that's also a weight category na mahirap. Dahil minimum weight. Lakas doon sa, oo, marami doon, boss. Mga Koreano, mga Hapon, mga Thailand. Diba? Tsaka mga Nicaraguan, sila Chocolatito. So, mahirap. It's also something na the ABAP should also, or and the Games and Amusement Board, to maybe revitalize yung grassroots ng boxing. Si Manny tumutulong sa blow by blow, but, you know, he can only do so much. So, yun ang problema, bossing, and Kayang. I would be remiss in my duties if I don't mention JC Manangkil, Hoy, boss, eto ha. Eto pa nakakalungkot. Alam mo, isang rason ko bakit yung boxing, boss, parang walang masyado nagkaka-interest na ng mga bagong breed. Although may mga mangilan-ngilan pa rin na gusto mag-boxing. Alam mo kung ano, boss, ang dahilan? Boss Homer? Would you believe? Pag nag-i-start ka lang ho ng boxing, eto nalaman ko ho yan kasi nakapasok ho ako sa boxing. No? Eto, hindi ko ho ini-squill ito. It's because sinisiraan ko. It's because gusto ko magkaroon ng mga pagbaba. Ito ha, sinasabi ko sa inyo ha. Marami ang nagsasabi na yung ginawa namin na nag-trending na mga videos namin ni Finiquito last time for the content. 'Di ba? Mahirap daw kumita ng pera kaya namin pinagagawa. Eh kung hindi ba naman kayo mga gunggong eh. 'Di ba? Kung hindi niyo alam yung pinagmulan na talagang may super bad blood diyan, no? Totoo po yung mga napapanood niyo na yon. One, unang-una, for the content. Nagpo-post po ba ako ng video na ako nag-produce? Kahit may production company kami, kahit libo-libo ho yung camera ko dito na halaga 500,000 ang isa, hindi ho ako gumagawa ng content for that fight. Oh, sasabihin nyo, content. Oh, eh, ang nakinabang, sina Pauka Sports tsaka sina Silver Boys, ah. Diba? Number two,
Habol ko pera. Boss Homer, eto, sinasabi ko sa'yo. Ang daming lumapit sa akin. Marami rin nagtanong sa'yo kung po pwede akong bayaran. Hindi ko ho tinatanggap. Di ba, Boss Homer? Not unless kaibig ako. Katulad na si Homer. Katulad ho si Homer. Eh, kay Homer ako. Utang ko dyan. Halos 30,000 eh. Sasabihin nyo, for the money, laban. Eto, Boss Homer, ha. Except dun sa gagastihin ko sa training. Kasi puro mga dekalibre yung mga training trainers ko eh. Tapos, bumibili din ako ng mga mamahaling gloves. Tapos yung nga lang, eto nga lang boss eh. Tignan mo ha. Tignan mo boss Homer ha. Sana ba yun? Tignan lang. Oh! Eto nga lang skipping rope ko boss. Binili ko. Ano na to? $50 na to. May weight. So yung bayad ho sa akin doon, yung ibabayad ho sa akin doon, ang kinukuha ko lang po, yung kailangan kong bilhin na gamit. Di ba? Yung kailangan ko sa training. Yung panggasta ko ho sa pagbiyahe ko. Kasi boss, nagpunta pa ako ng Cebu para mag-jogging. Kasama yung triathlon team, yung mga gold medalist doon, ng Gopher Gold. Triathlon team, sa Talisay. Tapos, nagpupunta ho ako sa Pampanga. Doon naman ho ako sumasama, kina Rambo Chicano, sa jogging. Yung mga panggasta ko lang. The rest, boss, dinudonate ko sa mga atleta natin at doon sa mga nasa paligid ko sa training camp na mga national athletes natin na mga gold medalists. Dinudonate ko. Bukas na, boss, bumili ko ng timer eh. Mahal pala yung timer. Yung title, boss, na timer. Mahal pala yun. Yung title. Oo, nagpabili ko kanina. Sabi, bumili kayo! Sabi ko, takang nyo ha. Bili kayo. Ayan, binili. Kasi, boss, pangit na yung timer na ginagamit nila doon. Tapos most of the time, iPad na yung ginagamit. Tablet. No, isa sa mga boxer. Tapos anyway, going back dun sa boxing boss, nalungkot ako. Kaya sabi ko, ito siguro yung rason kaya wala nang masyado mga nagba. Alam mo kung bakit, boss? For a starter, you will train for 2 months, 3 months, maghihintay ka sa wala, minsan wala ka pang laban, wala kang matchmaker dahil kukunti na nga yung mga nagba-boxing ngayon, boss. Alam mo kung magkano tatanggapin mo sa fight mo? 5,000 pesos. Ah, di ba? Yung kay Manny nga sa blow by blow, 12,000 pesos daw eh. For 3 months, magte-train ka, 12,000. Eh, di kulang pa sa pagkain mo. Di ba, boss? Manager pa. Ako nga, boss, kung wala mga tumutulong sa akin. Kaya nga, di ba, nung isang araw, tinikita, boss, Homer, padala mo naman akong 5,000, wala na akong pera. Ginagasta ko sa training araw-araw, boss, mahina 2,000 eh. O, eh, araw-araw ako nag-e-ensayo. Bilangin nyo yun. O, di yung 12,000 nun, pang-anim na araw ko lang. Di ba, boss? Correct. So, yun yung isang rason, siguro na nakikita ko, boss, why boxing is no longer dun. Tsaka nawala na kasi, boss, yung mga ano eh, no? Yung mga katulad dati ng mga veterano ng mga boxing supporters, katulad nila Paul Ding Coria. No, yun yung mga nawala eh. Yun yung talaga maglalabas ng pera para tulungan ka eh. Di ba, boss? Si Manny ba, sa tingin mo, maglalabas ng pera to? Boss Homer? Nang todo-todo? I don't know. No comment. May hawak ba siyang boxer, boss, na talagang sinusuporta niya, yung inaalagaan niya, pwera rin sa anak niya? May collectible, no comment. Oh, eto, Boss Homer. Oh, eto na, once and for all. Once and for all. Ang ginawang packaging nito po, eto, boss, teka mo, nakita mo yung packaging ni Bob Arum. Oh, di ba? Ganyan yung mga bright minds, di ba? Sumikat tong uso si Pacquiao because he is an 8th division world freaking champion. Ang tanong ko sa iyo, Boss Homer, eto, Boss Homer, huwag kang matakot. Totoo ba na 8th division world champion si Manny Pacquiao? Yes, totoo 'yun. Paano? Levity aside, he still owns Manny Pacquiao Promotions and talagang tinutulungan yung mga boxers na at least under the purview of Manny Promotions. Ang narinig ko nga, Snow, dito cooking ha, kay Senator, ang narinig ko nga, minsan hindi na nga kinukuha ni Senator yung ano, yung nakarapat dapat na share niya, binibigay na lang niya sa boxer. Mm-hmm. Okay. Yeah, yun ang ano. Pero, you know, ano, going back to your question, ano ngayon, Snow? Na ano yata ko, na list na ako. Ang tanong ko, boss, totoo ba na 8th division world champion legitimate itong si Manny Pacquiao? Ito, boss, pagpupunan ng debate to ngayon, ha? Pagpupunan ng debate to, ha? Ikaw? Yes, because, boss, it's been recognized by all the boxing bodies and not only that, Ring Magazine, the Bible of Boxing, and then also BoxRec, nare-recognize siya na 8th division champ. Although maybe some of the fights were catchweight, but still,
'di ba? Ibang weight category 'yon. Nagsimula siya sa 106 yata, 'di ba? Tapos natapos sa 154 when he fought Cotto. That was the heaviest he ever fought. Okay. Tapos, do you recall yung mga titles na nakuha niya? Boss Homer. No, I know, top of my head, no. Hindi ko ma-recall ano, boss. Hindi ko. Ang alam ko lang kasi I followed him. We were dalawa lang kami, boss. When Senator fought in Memphis, Tennessee, I remember this because ganito kami na close ni Senator. I mean, not close, but good friends. Laban niya, undercard siya ni Lewis at Tyson doon sa Memphis. Mm-hmm. Okay? So, yung kalaban niya, si Jorge Eliezer George. So, itinalo niya ng 2 rounds. Na-knockout ni Manny ng 2 rounds. Siya yung secondary, siya yung backup main event. So, because he knocked him out early, ang promoter walang swing match. Swing match means, pag madali matapos yung laban, may backup fight ka para to make up for the pay-per-view. Correct. Kasi yung pay-per-view nakaschedule eh. It has to be scheduled around 10 o'clock New York time, prime time. Ang problema, na-knockout ni Senator si yung kalaban niya, si Jorge. So, nag-antay kami. Nag-upo kami sa ringside kasi si Manny was supporting main event. May ringside seat siya. So, niyaya niya ako. Instead of me sitting on my press box, on my media seat sa ringside, doon ako kay Manny. Sabi ni Manny, dito tayo. So, katabi ko si Manny. Nanood kami Lewis Tyson. Ako at saka si Manny, tapos nandoon si Boboy, at saka buhay pa yun si ano? Si sino ba yung manager niya? Si Muhammad? Si Rod Nazario. Ah, si Rod Nazario. Ah, pangalawa na niya yan eh. Si Paulding Correa yung una niya eh. Okay? Oo, pero yung sa Memphis, kumakay, may picture pa nga ako, padala ko sa iyo after the show. Anyway. Pero ito ba sa? Ito ba sa Homer? Kasi nagkakagulo na yung mga fans ngayon eh. Nag-aaway-away na dun sa Facebook, sa comment section natin. So, ito, bilangin nun natin yung mga title ni Manny Pacquiao, ha? Tandaan nun ninyo, Boss Homer, ito, ha? Wag kang, ano, ha? Wag kang mag-sugarcoat, ha? Alam ko, may kailangan ka pang, ano, kay Manny, eh. Ang legitimate world boxing titles lang po, no? In order, okay? In order of prestigiousness, okay? Of prestige na lang. Di ba, boss? Yeah. Is WBA? Tama ba ako, Boss Homer? WBC? WBC? IBF at yung bagong dagdag na WBO. O, yung WBO, yes. Recently lang yan. Siguro mga 20 years ago lang huni recognize yan as a legitimate world boxing championship. Okay, title. Correct. Ito yung mga title na nakuha ni Manny Pacquiao. Bilangin ho natin ha. Ang una niyang title, tama ba ako, was against Chachay sa Sakul. Diba? WBC World Flyweight. Diba? Tama? Flyweight. Correct. And then, WBC International Super Bantamweight na ang nakuha niya, di ba? Super Bantam. Yes. Tama ba ako, boss? Nag-super Bantam ba siya? Ang gulo kasi, walang record eh. Binure. Tinignan ko yung list. Binure. Binago eh. Okay, sa Boxrec, iniisa-isa ko na nga lang sa Boxrec, pero dun sa Wikipedia, edited na. Okay, so ang una niya, WBC, nakalimutan ko na kasi, nung nasa PTV Sports ako, boss, kabisado ko to lahat eh. WBC Flyweight, okay? And then IBF, WBO, Super Bantamweight. Ayan, nag-bantamweight agad siya eh, kasi nahirapan na siyang humabol ng timba, kaya nga siya na-knockout eh, di ba? Tapos, nag-IBF, WBA, Featherweight siya. Kay Juan Manuel Marquez nga yan. Di niya nakuha yan, actually, hindi niya nakuha yan, di ba? So, dalawa na. Putang ina, ang gulo. Teka. Tapos nag-super featherweight siya, WBC. Okay? Okay, tatlo na. Okay, tatlo na, boss. Okay, and then, nag-world lightweight siya. Oh, David Diaz. Tama ba ako? Oh, nag-lightweight siya kay yes. David Diaz na yan. Tama. Apat na. Tama. Yes. So, nag-welterweight siya against Miguel Cotto, WBO. Lima na. Tama, boss? Tama. Nasa Dallas ang laban na yun. Teka, boss, nabago okay. To ah. Boss, nabago yung records ah. Nabago ah. Pero yung ito ah, sinasabi ko. Sige, balikan natin sa iba. Ano? Si Hatton. Hindi mo na mention si Hatton ah. Hindi. Boss, may mga IBO titles kasi siya nakuha eh. Hindi ko alam kung binigay na ng WBO na lang yung title nila eh. Pero may mga IBO to eh.
na kaya naging 8 eh. Kasi kinwest yung boss, actually boss, sa totoo lang, tinanong ko nga si Bob Arum dito, boss, paano naging 8 division? Tapos bigla nagalit sa akin si Bob Arum. Boss Omer, bigla nagalit sa akin si Bob Arum. Bigla akong, sabi niya, he's a freaking 8 division world champion. Can you win a championship? Huh? Can you win a championship? I was asking, may IBO ah. Diba, hindi naman legitimate yung IBO eh. Diba, ang alam ko dito boss, kung pag-uusapan natin yung totoong kwento, na nagaling doon sa apat na binanggit natin, 6 lang ang title niya. 6 lang. 6 lang. Yung kay Hatton nga boss, ring belt lang yun eh. Diba? I see. Isa yung mga pinakagandang laban ni Manny. Oh, ito na. Ito na boss. Ito yung sa, ano ha. Oh, ito. WBC flyweight. IBF super okay. Bantamweight. The ring. Featherweight. Oh, the ring. Featherweight. Oh. Yung kay Marco Antonio Barrera. The ring yun. Walang belt to yun. The ring lang yun. Ano yun? Parang ano. Ano yung tawag din boss? Parang hindi totoo. May term dun eh. Anong nagbaboxing ko kasi? Kung sa UFC, hindi belt yun, ano yun? Yung MF belt lang, yung badass belt. Oh, okay. So, ayan. So, dalawa pa lang ha. WBC flyweight, tsaka IBF super bantamweight. Ha? The ring featherweight, X nyo yan. The ring lang yan eh. And then, WBC super featherweight. Oh, ayan. WBC yan. The ring super featherweight, nakuha niya rin. WBC lightweight. Oh, ayan. Apat na. Diba? The ring light welterweight. Oh, hindi pa rin yan. Tatlo pa lang, boss. WBO welterweight, WBC light middleweight, WBO welter. Oh, paano naging walo yung hayop na yon? Sinama niyo yung ano, lima lang pala. Boss Homer, lima lang. WBC flyweight, IBF super bantamweight, WBC super featherweight, WBC lightweight, WBO welterweight, WBC light middleweight. Anim lang. 'Di ba? Oh. Gising pa yata si Senator. Tanungin kaya natin. Text mo. Senator! Naibigay na raw yung check eh. Kama ni... Ano? Diba? Hindi yung totoo yung 8. Diba? Ngayon, kaya ako binanggit yan, ipinackage ho ng tama ni Arum ng maganda, kaya kinagat ho ng tao. Diba? Pero ang totoo po, mga kaibigan, hindi ho talaga 8 Division World Boxing Champion si Manny Pacquiao. Ayan, kusike, awayin nyo ho ako mga boxing loco. Awayin ka ni Nick Bjornson yan. Awayin ka ni Nick. Kaibigan diba? Natin yan. Tsaka niyan ba? Tsaka ito, hindi nyo ako maluloko dyan kasi boss, 2003 hanggang 2007, hanggang 2010, ako may hawak nung boxing program sa sports radio. Kaya kabisado ko yan. Tumigil lang ho ako lately kasi nga nagnegosyo na ako. Kaya yung basketball nga po, inaano ko na eh. Kinalimutan ko na eh. Dahil nga sa boxing tayo nagka-connect, di ba? Nagkita tayo sa LA. Oo, doon. Sa labas ng bahay ni Manny rin. Di ba? Okay. So, boss, balik, lipat na tayo ng topic natin. So, nabanggit na natin cycling. Eto na, yung Magnolia. Let's talk about Magnolia, boss. And then, let's talk about yung mga magaganda pong payo natin ano sa mga PBA para mapaganda pa yung liga nila. Saglit lang. Kailangan mo ba ng kotse pero hindi ma-approve sa brand new? Heto ng solusyon dyan. Boss Guapo Cars. We offer high quality, pre-owned cars available for auto financing. Basta kompleto at latest sa mga requirements mo. Pwede ka na ma-approve as fast as one day. Guaranteed yan. May CMAP or Replevin records ka? Okay lang yan. Sagot kita. Tawag na sa mga numero na nasa inyong screen. And like, follow our Facebook page. Boss Guapo Cars. Para mong auto, mapapasayo. Garantisado kay Boss Guapo. Okay, nagbabalik po ang ating programa. Okay, The Ring Magazine pa, haha, 8 World Division pa rin yun. So, umiiyak ka na naman, hahaha. Sabi ni Ronnie Pamposa Condenuevo. Alam mo, Ronnie Pamposa Condenuevo, idagdag mo sa apelido mo, tanga. Oh. Idagdag mo yung tanga. Pag sinabi ka ang world champion na legitimate, no, dun ka lang sa apat iikot. Ayan, yung mga comment, oh. Mag-comment ho kayo yung mga tropa natin dyan sa baba. Sige, turuan nyo nga ho ito si Ronnie Pamposa Condenuevo. Tanga. Di ba? Tanga eh. Di ba? Magmamagali. Kaya ito, pakikita ko sa inyo, ha. Buha ka ng... Ayan, pakikita ko sa inyo. Ito, mismong ano na nga eh. Ito na nga, boss, eh. Oh. Pakikita ko, boss, ha. Tignan natin kung lalabas. Ayan, tignan nyo nga. Nakikita nyo ba? Nagahang... Ayan, oh. Boss, oh. Nakikita mo yung ano? Nakikita mo yung ano? Yung screen? Oh. Nakadilaw yung ano? Ring Magazine, oh.
World yeah. titles from the ring. Anak ng puta, ano ba yung ring? Organization ba yan? Boxing body ba yan? Hindi. Magazine. Magazine lang ho yan eh. Magazine lang ho yan. Di ba? Bible of boxing. Yan ang sabi. Oo. Oh. So kami pa ho ang didibatiin nyo. Magpakatotoo tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tama ba? 6. O 6 lang. 6 lang. Huwag na natin pag-usapan yan. Lipat na tayo sa Magnolia. Mas magandang topic. Okay, so ito boss, Homer. Boss Magnolia. Excited na yung mga fans na natin. I-tweet ko lang ha. Ah. Sabi ni Romel Lopez, minura mo ako. Ba't mo ako minumura, Romel? Akala ko kakampi kita. Mike Hael, boss no, next time invite nyo po si Paukas. Ay, naku. Ito, nakakatawa kay Paukas nung araw. Nagkatalo kami nito. Hinamon ako ng debate eh. Boss, sa lahat ng tao, sa lahat ng mga broadcaster, boss, na mga nagpa-podcast, boss, mga nagla-livestream, hahamunin mo ba ako sa debate, Boss Homer? Ako ba pipiliin mong hamunin? Ha? Bakit? No, hindi. No. Ha? No. Hindi ko kayo makakapagsalita sa akin. Di ba? Kung ano, di ba? Di ba? Ano? No, in fairness, nag-guest ako sa show ni Paukas. Napakabait. Mabait naman si Paukas. Mabait naman ho talaga si Paukas. Ano lang yan eh. Misad gusto lang ho niyang gumawa ng pangalan talaga eh. Diba? Diba? Okay. Saka si Silver Boys. Nagme-message sa akin yan. Oh, si Silver Boys. Si ano si... Yung dalawang mag... Sila yung dalawa... Outside of you, obviously. Sila yung dalawang talagang matindi din nag-podcast, di ba? Paukas na saka sila yung nag-focus kayo sa boxing eh. Tapos ang maganda kila Paukas, to be fair with them, umpisa pa lang, nasa grassroots pa lang yung mga boxer, sinusundan na nila. Di ba? Yes. Kaya close nila yung mga boxer. Ito sabi ni Paukas, game! Siyempre, ikaw ang magaling, kaya ikaw ang hinahamon ko, sabi ni Paukas. Ayan. Sige, minsan, debate tayo. Sabi natin yan. Magre-refresher ako ng ano ng boxing knowledge ko ha. Pero ito pao ka, sige tanayin kita, 8th division world champion ba si Manny? Pao ka, oh, sige masisira ang credibility mo dito. 8th division world champion ba si Manny? O pao ka, comment ka dito. Nasa ano siya? Nasa Facebook siya ay nasa YouTube siya ngayon nagko-comment. Oh, hintayin ko 'yung sagot mo, pao ka sa boss, lipat tayo sa Magnolia. Kailangan mo ba ng kotse pero hindi ma-approve sa brand new? Heto ng solusyon dyan! Boss Guapo Cars! We offer high-quality, pre-owned cars available for auto financing. Basta kompleto at late sa mga requirements mo, pwede ka na ma-approve as fast as one day. Guaranteed yan! May CMAP o Replevin records ka? Okay lang yan, sagot kita! Tawag na sa mga numero na nasa inyong screen and like, follow our Facebook page, Boss Guapo Cars. Para mong auto, mapapasayo. Garantisado kay Boss Guapo. Okay, alas 12 na po. 11:30 na, may gym pa ako. Paggabi kasi boss, ako running tsaka gym eh. Cardio, etc. Pero ito na, pag-usapan na natin muna yung Magnolia. Boss Homer, ano sa tingin mo? Bakit sa tatlong magkakapatid sila yung parang sabi ng mga fans hindi paborito? Naniniwala ka ba doon? Yes, because at the end of the day, sports is always about winning, di ba? Yun ang pinaka-ultimate goal mo eh. You don't join a tournament just for the sake of participation. The end result is winning. And that's one of the reasons why siguro, ha? This is just my own analysis. That's also one of the reasons why walang ibang inamin mismo ni Commissioner Comey Marshall na wala na daw sumasali, may lumalapit daw, tapos bigla na lang umayaw. And I think because they see na hindi tayo mananalo nito pag nandun yung SMC, TNT team na sobrang lakas. Eh, what would happen to our marketing pesos kung walang return of investment, which is ultimately the best return of investment of your sponsorship in the PBA participation-wise, is winning a championship. Tingnan mo yung Alaska, napagod na nakaantay until when do they, iba? If you think if Alaska kept winning, ibibenta ba yun ni Mr. O, you think so? Correct. Tama. Right? Mm-hmm. Same thing. If you're Blackwater, if you are Terra Firma, all these godforsaken franchises, if you keep on losing, would you keep giving up your talent kung alam mo naman hindi ka mananalo? Diba? So, maybe kung ako din, if I were an owner and ito yung investment ko, malaki na akong perang na palabas, and then hindi ako mananalo, i-monetize ko na lang yung draft pick ko.
diba? Make some of my money back, and at the same time still maintain a presence in the PBA. So yun ang mahirap, idol. Oo nga eh. Si Paukas, boss, hindi pa. Si Paukas, sumasagot po. Oh, ayan, sumagot na siya. Pacquiao. Ito, teka muna. Babalikan natin Magnolia. Pacquiao is a legitimate 8th division champion. However, if you're talking about the other belts like IBO and Ring, they are secondary belts. Yung Ring TV daw is respect. Technically, he is an 8th division world champion. Paano naging technically 8th division world champion? Kung yung Ring Magazine, ito may nag-comment pa. Mahirap daw kunin yung Ring Magazine title. Oo, alam natin. Ring Magazine, because from the editors of Ring Magazine, ikaw ang pinakamagaling sa division na yan. Pero, kung hindi mo nakuha yung legitimate title, yung sinasabi ko, WBA, WBC, IBF, tsaka WBO, hindi binibilang na title yan. Diba? Okay. It's just like saying na it's fictional. According to the PAMAS, yung PAMAS Awards, ang trophy binigay kay Alex Gonzaga, pero according to the editors of Philippine Star, dapat ibigay kay ano, kay somebody else, kay Iwali Ibana, di ba? Kaya nga. So the most important thing, if you want to base, if you want to count ano according to your metric, hardware, di ba? Kaya nga. So sa hardware, yung belt siguro. Kaya nga, kaya ito pa i-edit ko sinabi mo, Pacquiao is a legitimate X is an 8th division champion. Diba? O, dugtong natin. However, if you're talking about the other belts like IBO and Ring, they are secondary belts. Correct! Okay? Yung Ring TV though is respect. Technically, he is an 8th division champion. No, he is not. Diba? Diba? Hindi ka champion. At sabihin na, sa PBA, punta tayo sa PBA, Boss Homer. Champion ka ba? Yeah. Kung nakuha mo yung, kung hindi mo naman nakuha yung title, parang Magnolia yan eh. Oh, champion sa PBA on tour. Oh, bili lang ba 'yon? Yeah. Oh, 'yan eh. Champion sa regular season, sa elimination round. Oh. Ganun 'yan. Yung si Pacquiao, parang Magnolia 'yan. Champion ho sa mga pre-season games, pre-season tournament. 'Di ba? Ah. Magnolia parang quit ang okay. Bilis ng ano, rise tapos. Kaya nga eh. Anyway, boss, eto na, ang dami nang nanonood sa ating mga taga Magnolia, napapanood ko na. Nakikita ko sa balik tayo sa Magnolia. Okay, yung Magnolia, boss, ano kaya ang rason kung bakit sila api? Kumbaga, kung tutusin, boss, they are the second most popular team, dapat inaalagaan din sila, binibigyan din sila ng fair share dapat doon sa mga wealth na pumapasok doon sa mga teams. Pero bakit? Eto, sa totoo lang, oh, mautaw-tuwa, papunta po ng ano yan, Magnolia, nawala. Diba? Uy. Si Christian Sanhar din yan, papunta po ng Magnolia, nawala. Diba? Si Terence Romeo, dati, papunta po ng Magnolia yan, hindi rin po natuloy. Diba? Bakit kaya, boss? Bakit? Ano sa tingin mo? Kung if you are the owner of San Miguel, hindi mo ba ipaprioritize to? Hindi mo ba babalansin yung hatag? No, because, you know, the answer is in your question. Kung ikaw ang San Miguel, it's the para tong Jeopardy, the answer is in the question. San Miguel, so they have to favor, just to me, they have to favor San Miguel Beer and Ginebra San Miguel. And I think sa, kung ako rin, maybe Chito Victorino, naging content na lang. Ayaw lang siguro niya. He's such a nice guy that he doesn't wanna ask. Diba? Kung lalapitan lang sana niya yung mga powers that be ng San Miguel, sabihin, kulang niya sa ako ng isang pyesa o dalawa, can you, ano, abono naman kung pwede. Oh. Siguro he's not asking then. But it's not gonna, kung baga, iba yung remember the tale of Juan Tamad, yung nakahiga lang tapos nag-aantay na babagsak yung mansana sa bibig niya. You can't do that. You just gonna have to get the apple for yourself and ask for help. Kasi if, repeat ano to Magnolia eh, palagi lang runner up, semi-finalist, so it means they're good, but are they good enough to win? So it's incumbent on the coach to say and to admit and to have that moment of self-inflection and say, hey, galing team ko pero kailangan kami. So what do? You go to your team manager, you go to your team owner and say, can I get one piece or so? Rami naman kayo mga extra pieces dyan. Or maybe can we work on a trade na mag-advantage yung team ko? So yun, I think you have to blame, part of the blame has to go to the coach, to Chito Victorino, because of all people, he's the one who knows the personnel. Diba? Tsaka ano pa nga eh, boss, ito pa nga nakakalungkot siya sa Magnolia, boss eh.
nagkaroon sila ng sino pinaka best player na nahuling nakapunta sa kanila. Si Calvin Abueva, sakit pa ng ulo nila. Di ba? Yeah. Di ba? Yeah. Para sinese, para nasa self-destruct yung ano eh. Yung ano eh, yung Magnolia eh. Di ba, boss? Yes. And you know, the definition of insanity is doing the same thing over and over and again and expecting a different result. So if you have a team that is very good, Baroka, Halalon, Abueva, Lee, and then you still can't win a championship, you know, after all these conferences, then something is missing, something is lacking. So it is, like I said, inherent, incumbent upon the coach to make that determination na kulang talaga ng isang pyesa. And speaking of coach, oh, actually boss, tama ka, isang pyesa na lang ang kulang sa Magnolia po, pwede na ito sumabay sa dalawa niyang kapatid. Actually, ang talagang benchmark lang, ang barometer lang talaga sa PBA, San Miguel and then Ginebra. Token text, di ba? Nangangapuhap na. O, so, pangatlo na ho yung Magnolia. Isang pyesa na lang kulang dito, big man na lang eh. Binigyan nyo ho si Balanza pa. Yeah. Di ba, boss? Yes. Yun yung nakakapagtaka eh, no? Tapos, ang ano pa dito, ang nakakalungkot pa ho dito, may team ko na ho sila, sunod-sunod sana yung championship nila, kinuha pa. Di ba? At saka ito din, boss, ha? I don't wanna put flame to the fire. Embers to the fire, so to speak. May time na medyo manalo na yata yung Magnolia. They were primed to win. They were everything. Tapos bigla na lang naka-wheelchair yung import nila. Oo. Kaya, remember yung time? Gusto ko sana interviewin eh. Lumipad na si Chito Victorino. Ayaw din. Si Coach Chito ayaw din. Bigla na lang ayaw magpa-interview. Leading to that series, well, I was writing very good stuff about Magnolia, and deservedly so, kasi magaling sila. And then yung may nangyari sa import na medyo mysterious na injury, so yun din. So many things. And like I said, you know, you always blame the captain of the ship. And the captain of the Magnolia ship is Coach Chito Victorero. Oh, nga. Pero nakakaawa naman ni si Chito kung kumbaga he's being dealt with a card na If I am in his position, hindi ko talaga tatanggapin eh, di ba? Kumbaga, at least, di ba, balance na yung dalawang team eh, di ba? Kahit pa paano, bigyan nyo naman ako ng leeway and liberty to choose the player that I want, di ba? But si Team Cone, pag sinabi niyang gusto niya si ganito, nakukuha nila, di ba? Yung San Miguel, pag sinabi ni Boss Arisena, ato, gusto ko to, ilagay mo to dyan. Si Tautua nga, boss eh, gusto nang tanggalin na management yan dyan, hindi nila matanggal dahil gusto ni Arisena dun eh. Oh. Turns out, tama pala yung gut feel ni RSA kay Mo Tautua. Di ba? Yeah, because he scored like what, 22 the other day? Two games ago? Oh! And he's playing his role well. O, tas ang masakit dyan, si Tautua, boss, pa-expire na yung contract nito. Pa-expire yung contract nito at the end of the ano. Alam mo, baka kukunin yan ng franchise na marami ring pera. Alam mo ba? Baka kukunin ang Sambuanga Valientes yan kung di naku, nila i-retain. Matindi pala yung Sambuanga Valientes, ano, boss? Matindi, may laro sila against China yun sa ngayong Friday yata. Totoo? Panoorin ko. Oo, oh, may laro. Oo, oh, may laro sila yung Sambuanga Valientes. De, pero, anyway, going back kay Mo Tautua, no, so, di ba, papunta na rin sana ng Pure Food yan eh. Si Mo Tautua eh. Isipin nun niya yung San Miguel, pag napilay ho si Junmar, may kapalit ho agad sila. Samantalang itong kabila, pag nung nagkasakit ho itong si Ian Sanggalang, hirap na hirap po silang umagapay. Di ba? Oh, yung Magnolia, mawala si Pauli, remember? Kung mawala si Pauli, wala. Medyo na. Although, no disrespect, Baroka and Halalon are very good players. Mm-hmm. Pero, correct. The scorer is Lee. If you want a guy na like, reliable sa three-point shot and in the clutch, I'd like Pauly. Na-discombobulate sila eh pag nawawala si Pauly. And Pauly, unfortunately, medyo as of late ha, na-injured siya palagi pagdating na lang playoff. Diba? Oo. Oh, so yun nga. Again, eh kasi, like I said, hindi kasi boss, wala nga siya rin sa kapalitan pagdating sa scoring. Siya yung inaasahan. So technically, yung depensa, kanino ho pupunta? Doon sa scorer nila. Eh kung wala ho siya ibang kapalitan pagdating sa scoring, eh talagang delikado siya. Pero eto na mga kaibigan, pag-usapan natin itong trade ho na posibleng maganap sa Magnolia. Boss Homer, sino yung last trade na ginawa ng Magnolia? Jeric Balanza. Okay. Si Jeric Balanza, tama. Which surprised me kasi
there's already a glut of guards at Magnolia. Mm-hmm. Sabi mo nga, they need a big. And the essence, when you talk about a trade, the very essence of trades, I explained this in my column, is need and want. If you have a player, you might not need him, but you want him. Diba? So, for instance, kung nasa San Miguel ka, you already have Pajardo and Pajardo and whatchamacall this? Tautua. So you don't necessarily need a big. But do you want that big? Diba? Itong Magnolia, they wanted somebody they did not need. Because there is, like I said, there's already a glut of guards. So kailangan, and then it goes back to the purview of command responsibility. Hindi naman siguro ipatuloy yung trade kung walang blessing ni Chito Victorino, ni Coach Chito, di ba? O ngayon, kung idagdag yung sabihin mo, yung nakuha mong breaking news na may pupunta naman na superstar sa Magnolia, eh, ano yun? Point guard. So paano na? So now you're talking about three other players that can possibly be displaced. You have Gio Halalon, Mark Maroca, Paul Lee. Oh, di ba? So how do you address? It does not address the needs of Magnolia. Pwera lang kung it becomes eventually a three-team trade na, kasi Baroka and Halalon, I'd like to believe, they are very good trade assets. Di ba? Siguro, kinuha nila itong bago, I'll let you break it yourself, and then we will discuss. Oo nga. Pero ito. Sino yun? in on the spot mo ako, boss, over ha. O eto na, yung posibleng maging trade. Eto nga ah. 'Di ba, boss? Matunog na matunog ni Arvin Tolentino, boss Homer. Nadidinig mo 'yan, 'di ba? Binabanggit natin. Matunog na nasusundan ho ninyo 'yung mga trade developments sa atin eh, no? 'Di ba? Nasusundan niyo sa amin, yes, 'yung trade developments. Mukhang 'yung Arvin Tolentino, boss, na trade, madidelay na naman. Oh my goodness. Paano naman daw? Ang pinakabago po nating nadinig is tama 'yung duda natin. Jeric Balanza, 'di ba? 'Yung sinulat natin, may nakausap tayong source mula sa Magnolia. Jeric Balanza, kinuha nila 'yan. 2 months pa nilang kinukuha 'yan sa Converge. 'Di ba? Baka palaruin lang ng, yes, ilang games 'yan, gagamitin po 'yung trade asset to get another player. Okay? So sino ho 'yung kukunin na player ng Magnolia ngayon? At ito ang pinagtataka ko, nahulog nga ho ako sa upuan ko nung sinabi sa akin kanina 'to ng taga Magnolia eh. Alam niyo ako sino? Sino, boss? Si Jeric Balanza. Daw. Si Jeric Balanza daw, teka muna. Boss, may ganyan ako eh. Teka, may ganyan ako, boss. Tama, sinabi mo eh. Okay. Tama. Ina naman. Oh, tignan nga natin 'to. Ay, teka. Ayan. Nadidinig niyo ba? Oh, dadan. Hindi ko alam kung gumagana 'yung effect ko eh. Ang trade po, no, daw, no, si Jeric Balanza ite-trade daw sa isang team plus picks. Second round, tsaka third round picks. Pero dapat hindi tinitrade yung third round picks, ha? Bawal po yun. Ito po ang kukunin daw ng Magnolia. Uy! Stephen Holt. Si Stephen Holt. Stephen Holt. Oh, yung basa ko sa Stephen, hindi yung Stephen yan. Nakasanayan natin mga Pilipino eh, no, boss? Pinag-aralan natin sa ano, yeah, yan eh. Stephen. Yeah. Is Stephen Holt. Di ba? Eto, tinanong ko ngayon. Sabi ko sa taga Magnolia, pre, bakit ano? Bakit si Stephen Holt? Eh, puro gwardiya na naman yan. Akala ko ba si Arvin Tolentino? Wala eh. Na-delay yata daw yung kay Arvin. Ang nadinig ko, boss, no, nagtanong ulit ako. Nag-text ako kanina, boss eh. Nadinig mo pa kanina yung kausap ko. Di ba, boss Homer? Bago tayo nag-start, kaya tayo, yeah, na-delay. Yep. Ang sabi, yung Tolentino, boss, may ibang team na tumatarget. Hindi ko alam kung San Miguel. At hindi ko rin alam kung Hinebra. Hindi ko alam kung babalik ko sa Hinebra yan. Di ba? Oh, kasi is it a coincidence na pinuri ni Tim Cohn ngayon si Arvin Tolentino sa story natin sa Spain? Oo. Oh, di ba? Di ba? Ang paglipat daw, sabi ni Coach Tim Cohn, ang paglipat daw ni Arvin Tolentino sa Northport gave him, you know, it was able to showcase his skills and talents. Does it mean to say na we're having buyer's remorse tapos kukunin namin ulit? Posible ba yon, boss?
Oh, tsaka ano, boss eh. Oh, pwede yun. Kasi yung boss, more than one year na eh. Kasi ang rule sa PBA, ewan ko kung binago na naman nila, is pag one year, tin-raid mo yung player one, hindi babalik sa isip player one until after one year. Diba? Yes. Pero ito, matunog na matunog, no? Matunog na matunog, galing sa ating mga sources. Ito, ito ah, huwag nyo sabi, eh, ito, loko-loko kayo, pinagluloko mo kami, pinaasa mo kami gayto. Eh, buti nga po, naririnig ninyo yung galaw ng mga trade eh. Sa tingin nyo ba yung trade pag sinabi ng, na ano, ganyan, mangyayari agad yan? Siyempre, nagkakaroon nun ng mga revision yan. Di ba, boss? Parang yung kotse yan eh, boss. Bago ilabas yung brand ng kotse, o sasabihin, magli-leak, di ba? Magli-leak na meron na siyang Android, tapos biglang papalit iOS yung stereo. Di ba? Nababago po yan eh. At least nga, oh, buti nga, oh, sa pamamagitan namin na may mga tropa sa loob. Kasi ako, boss, sabi kasi ng mga tao, walang ya ako, di ba? Pero pag naging close nyo ako, napaka-charismatic ko. Kayang-kaya ko kayong i-hypnotize para sabihin nyo yung totoo. Di ba, boss Omer? Oh, boss, alam mo yan, boss Omer? Kayang-kaya ko i-hypnotize yung mga tao. Kayang-kaya kong paaminin. Di ba? At dahil sa loyal ako sa kanila, sinasabi nila sa akin yung totoo. Di ba? Pero ang tanong ko, ayan. Ano boss Omer? Idol, dito sa Chicago, tinatawag yan na snowfall. Diyan sa Pilipinas, tinawag na snow spell. So, ginanon na pag nakaupo si snow, para kang na-interrogate isang like being in a room with a single swinging yellow light bulb na napipilitan ka magsabi ng totoo. Yun ang effect ng snow badwa. Oh, ito, oh, ito. Oh, Boss Omer, kumusta yung ano, yung ano, yung... Baka mapurnate. Baka mapaamin kita eh. Baka mapaamin kita eh. Biglang lalo mapurnate yung nilalakad mo eh. 'Di ba? Pero ito pinagtataka ko, 'di ba? Bakit si Stephen Holt ang ipapalit yung okay balansa? Eh kung tutuusin nga po, kasi ang problema boss, eto pa isang tanong ko. Bakit si balansa ang kinuha nilang pang trade asset? Eh galing na rin ng Northport 'yan. 'Di ba? Boss Omer, tinawagan ko ha, in fairness, because you know, we peddle in trades and rumors, but we also do the due diligence behind the scenes and corroborate the stories that we report. So tinawagan ko yung agent ni Stephen Holt, si Marvin Espiritu. Tinanong ko, totoo ba? May trade daw yung bata mo, yung client mo. Ano, alam mo ano sabi ni Marvin? Ano sabi? Hindi ko pa ma-confirm. Ah! So, ah! So meaning to say, he's not denying it either, di ba? Uh-huh. Kasi hindi ko pa ma-confirm. So, if it were not true, he could have just said flat out na no, no trade, thank you very much, see you later, di ba? Uh-huh. Pero sabi si ano ba? Si ano, si Marvin Espiritu ba ang agent ni Stephen Holt? Yes, siya. Siya nga, naalala ko, that's why I spoke to Stephen Holt on the phone. Nang dumating siya sa galing Amerika to Manila, eh sinalubong siya ni Marvin, yung agent niya. Sabi ko, kausapin ko nga, please, kung pwede. Eh pumayag naman, mabait si Stephen Holt. So that's how I was able to interview him. Kausap ko sa telepono si Stephen. Mabait. Tapos, yung nagsulat ako ng column na, naku, parang bust yata to ah. Eh, hindi nagalit si Stephen. Sabi ni Stephen, you're just doing your job. So yun, sana ganun lahat ng mga players or mga coaches, yung iba mga coaches, pag pinupuri natin, text ng text, nagpapasalamat. Pero kung may magsabi tayo ng konting totoo, medyo magtampo na. Medyo namimute na. So there has to be openness. That's why I like Stephen Holt. Pero ako boss, ito ha. Pero ako ito boss ha. Yung Stephen Holt, po pwedeng mangyari yan. Ito, may nag-comment ditong bugok eh. Sabi, yeah. Hindi ka pa pala sure sa trade, marites ka na agad, sabi ni Arky Jules. Eh, bugo ka pala eh. Kahit naman sa Amerika, sa NBA, ganito yung nangyayari. Actually, mas swerte nga po kayo dito sa Pilipinas dahil mas two-steps ahead pa po kami. Sila Watch, pagka sinabi nila, mangyayari na agad eh. Yung lutong-luto na eh. Yeah. At least kami dito, nakikita nyo yung mga changes. Eh, kita nyo si ano, si Stanley Pringle. Oh, yan yung isa sa rason, kaya ako naban. Nagalit sa akin yung mga tao doon, yung mga boss-boss doon. Nilabas ko agad yan. O, dinelay nila ng 4 na taon. O, asan ho ngayon si Stanley Pringle? O. Di ba, ititrade nila sa Terra Firma? Ay, sa Northport? Ipapalit kay Arvin Tolentino yun eh.
Ito ngayon yan, boss. Tinanong ko ngayon yung kausap ko kanina. Hindi kaya si Stephen Holt, kukunin nyo, gagamitin nyo lang ng isang taon. Kasi may edad na yan eh. Kasi edad na namin ni Homer yan eh. Sabi niya. Ang sabi niya, hindi, actually, meron siya ng inaay na mas malaki pa para ipapalit yan. Sabi. Eh, kailan mangyayari to? Baka tatagal siguro ng isang taon. Ah, pagkatapos mag-grand slam ng Ginebra! Sabi ko. Kasi boss, kung tingnan natin, in the grand scheme of things, ang Ginebra, di ba nangangailangan ng point guard eventually, di ba magpapahinga na yon si LA kasi he's, you know, he's been playing a long time and he's going to transition into an assistant coach's job. So nangangailangan ng point guard ang Ginebra. Ang San Miguel naman, same thing, CJ Perez not gonna get any younger, di ba? So, yun ang mga possible destinations ng ni Stephen Holt. Oh, tsaka ano, boss? Kahit naman, yeah. Tsaka boss, ano to eh, na may mga possibility kasi dito na pwedeng yung ibang mga point guard nila, pwede na nilang i-dispatch yan. Dami na rin mga aging dyan eh. Di ba? Yeah. Ako, sana wag na nilang i-trade si Mark Baroja kasi naging solid naman sa kanila yan, yung contributions niya. Oh yeah, no, he's the face of the franchise talaga. When you talk about Magnolia, when you pay homage to their defense and their strength, their resiliency, you always think about Mark Baroja. Oh. You do not think about Abreba or Halalon. Baroja is the way. And I'm not saying this kasi yung hindi, ikaw, asawa ni Baroja. Pero, because, ay, nanonood nga sa atin. Nanonood nga ngayon yung asawa ni Baroja. Ito, boss, tanongin kita. Hindi ba type ng Converge si Stephen Holt? Ha? Hindi ba type ng Converge si Stephen Holt? Oo, boss. Magaling yan sa Converge, di ba? Tingnan mo yung kasi yung mga wala po ang point guard ng Converse, di ba? Nawala si ano, nawala si Mark Talio tapos si Shawnee Winston in nasa trading block. Oo. Hindi kaya boss, hindi kaya kukunin ng Magnolia si Stephen Holt. Ito hula na lang to ha. Hindi ho ito, wala ho ako sources na nakakausap dito. Kilala ko lang ho kasi mag-isip si paring Al Francis eh. No? Kilala ko lang mag-isip. Alam ko na yung mga nasa utak na mga yan dahil natagal ko nakasama yan eh. Katabi ko lagi, kakwentuhan ko, 30 minutes kami nag-uusap sa telepono nung araw. 'Di ba? Kaya alam ko yung mga utak at mga plano ng mga yan. 'Di ba? Hindi kaya kinuha nila si Balanza sa Converge. Eh may usapan na boss. Nakukunin namin si Stephen Holt, ibabato namin sa inyo kasama si Calvin Abueva para kay Justin Arana. Tingin mo? Okay, yun ah. Kaya nga tinatanong kita, boss, eh. Ikaw, kaklose mo yung mga taga-Converge. Hindi kaya ganon? Ang po pwedeng mangyari? Possibly, boss. Type ba ni Dennis... Hindi ko sila kinakausap masyado, boss. Type ba ni... type ba na, ano? Type ba ni Governor Dennis Pineda si Stephen Holt? Ano nakikita niya dyan? Kasi, alam ko, yan ang posible maging destination. Kasi, boss, ang kailangan lang, ho, di ba, ng Magnolia para makonvince nila ang Converge na ibalik sa Converge. Ito si ibalik ha, it means to say i-welcome home kasi ando dun ho yung ano niya eh, yung kanyang patron eh, yung kanyang discoverer si Governor Dennis Pineda. Eh bigyan niyo ho ng isa pang maganda-gandang partner itong si ano si Calvin para tanggapin namin. 'Di ba? Correct. Stephen Holt, 'di ba? Oh, 'di ba? Pupwedeng si Steve. Tanungin mo nga po. Tanungin mo nga bukas sa Converge, boss. Ay, ito, sinasabi ko sa inyo, pag totoong may nagsabi sa akin, sa totoong naisip ko lang. Di ba, boss? Kasi, di ba, boss, biglang nakipag-trade yung Converge sa Magnolia, eh. Tama? Eh, magkaaway yung angka na yan, eh. Di ba, boss? Hindi kaya may kasunduan, na? Hindi kaya may gentleman's agreement na? O, sige, bibigyan namin sa inyo si Balanza, ha? O, eh, na yung mga pamato nyo, binigay namin yung pick ninyo, namin sa inyo. Tapos, ano, ha? Tapos, kunin nyo si Stephen Holt, tapos bigyan nyo sa amin, bibigyan namin sa inyo si Arana. Oh, di ba, boss? Kasi magtataka ka, ba't nag-trade yung Magnolia at Converge, eh galing sa mag-aaway na kampo yan. Yeah. And also, di ba, I'm not also, ito ha, we're just exploring now. We're not talking to sources about this. Ito, exploration lang din to. Possibly din ba, boss, na alam mo, di ba, medyo warm na ngayon ang relationship ng MVP at SMC because of the, you know, yung World Cup tsaka yung nangyari sa Asian Games, di ba? So, posible ba na
Yeah, alam mo, TNT, kailangan din ng point guard eh. Kasi at some point, mag-retire na rin si Jason Castro, di ba? Oo. Yun pa. Pwede, diba? Pwede rin TNT. Di ba? Oh, hindi, pero boss, magtataka ka eh. Yung Converse, ba't bigla nakipag-trade sa Magnolia? Di ba, hindi kaya first tranche yan? Di ba, unang yugto ng negosasyon? Di ba, boss? Mahilig sa, yung Converse, mahilig sa ganyan, boss. May mga hulugan sila na trade, tapos biglang bumabalik sa kanila, biglang nakukuha na nila yung kausap nila. Hindi ko na maalala eh. Di ba, may ganyan na rin ginawa yung Converse, boss eh. Nag-trade, tapos a few months after, nakuha nila. Di ba? May good faith ang Converse sa many teams. Remember, binigay nila si Quincy Miller, hindi nila binigay ng hard time ang TNT para makalaro, di ba? They could have been a jerk and say, "Hey, we're just following rules," di ba? Pero they willingly gave clearance to Quincy Miller para makalaro sa TNT when their import was injured, si RSJ. Kaya nga. Randy Hollis Jefferson, di ba? So maybe that good faith is now translating into okay. Okay. Ngayon, kami na naman ang nangangailangan. Okay, boss, ito sabi ni Berdel Manzano, maganda rin yung pinopoint niya, boss. Baka si Sangga lang daw at Eboy ba ibigay na sa Converse, kasi may hold eh. May hold eh, merong ano, merong joker sa gitna eh, di ba? So i-link niyo. So po pwedeng iyan Sangga lang yan at saka hold kapalit ni Arana kasi laway na laway ho yung San Miguel kay Arana eh. Di ba? Yeah. Pero yeah, sabi ni Hill Paulo Abrasia, pero I doubt na ibibigay nila si Arana. Tingin mo, Boss Homer? Hindi, pero, kung... Bigay mo si Arana in his prime? Kasi, boss, may papasok ng Justin Baltazar eh. Tapos, baka may mga magic bunot sa draft yan si Governor Pineda na ipapadrap. Tapos, kunyari, lampa-lampa na big man. Ang dami niyang big man, ha? Yeah. Boss? Maraming big man si Pineda, ha? Di ba? So, baka yan yun, di ba? So, para makuha, kasi siyempre, alam mo naman buo yung San Miguel, hindi ko lang ho alam ngayon kasi wala akong direct link ngayon kay Boss RSA eh. Baka sinasabi ni RSA, Al Francis, baka pwede mo kunin si Arana, Al Francis. Oh, sige sir, gawa ko paraan! O, di ba? O, baka ganon. O, eh ngayon, kaya gumagawa ho sila ng paraan talaga para makuha, kumbaga, anong gusto nyo? Anong, pili kayo ng anong player? Sino gusto nyo? Diba? Yeah. Oh. Anyway, so yun lang naman. Ito po ang isa, si James siya pala, boss, injured, may calf muscle, nag-MRI siya kanina. So yan yung rason kaya hindi siya gano'n nagagamit. No? So Ang malaking what do you, for a lack of a better term, mystery. Ano bang injury ni Jamie Malonzo? O nga pala, no? Ano nga pala nangyari kay Jamie Malonzo? According to the news report sa Spin, he fell without anybody around him. Nag-iisa siya. So, in basketball, the parlance is called non-contact injury, di ba? Mm. So, the concern, eh, sabi ni Coach Tim Cone, baka daw calf or Achilles. Mm. Tinanong ko yung famous na doktor, eh, ayaw naman niyang makabigay because of patient, doctor, client confidentiality. Hmm. So, the game was last night. Eh ngayon, magto 24 hours na. But wala bang MRI dyan? But wala pa bang resulta, boss? Pero ano to? Hindi kaya baka naman may ano yan, masakit ang ulo o kung ano man. Di ba? Boss Homer? O kaya hindi kaya rumorol yun na yung demandahan nila? Nung ano? Pero boss, ano siya eh. There's a video eh na he was limping out of the locker room. Yung nga lang. Tulungan. According to the news story, binuhat pa nga eh. Almost, no? Dinala doon sa parking lot. Sa locker room. And then from the locker room to the parking lot in a, ano, tinulungan. Hindi. So, saan galing yun? Pero saan galing yun? Na-injure sa practice o sa laro? No, sa laro kagabi in the fourth quarter na malapit na matapos yung laro, bigla na lang na tumba si ano, Jamie Malonzo. Ay. Boss, baka doon papunta si Arvin Tolentino ngayon. Oh. 'Di ba? Yo. Yeah. So that adds a layer to the story, 'di ba? Oh, baka doon papunta si Arvin Tolentino ngayon kaya si Stephen Holt tinawag sa akin agad kanina. Brad. Stephen Holt yung pupunta rito. Eka sa akin na gano'n. Ha! Kala ko si Arvin Tolentino, nakakasana. O, ayan, sinagot mo na, boss. Hindi kasi ako nanood ng PBA kagabi. Oo.
Ayan! Because, diba? If you remember, diba, Ginebra, sometimes it's so disappointing, but you cannot force a thing. But there seems to be this reflexive secrecy na pag may mangyari, talagang clam up na, and then they just give you bland generalities kung anong nangyari. Pero boss, ha, sorry ha. Sorry boss, hindi ako nakapanood kasi ng game. Hindi ako nanonood ng game. Kaya wala ako idea dun sa may kay Jamie Malonzo. Kaya hindi ko naisama sa mga theory ko kanina. Diba? Yeah. Diba? Yeah. And then, alam mo, kasi boss, eto yan ha. Pag Achilles yan, boss. Pag calf injury yan, mahina ang tatlong buwan. Kung talaga malala. Yes. Iika-ika eh. Yes. Pag Achilles yan, mahina po ang isang taon. Yes. Diba? It happened to... Those were the two choices that... Sabi nga ni Coach Tim Conley, hindi ako doktor, pero sa tingin ko, calf injury or Achilles. Ah. So kaya boss kanina bago tayo mag-start, tumawag sa akin, "Brad, si Stephen Holt na pupunta dito, bro." Ha? Sabi ko, "Di ba si Arvin Tolentino kayo? Kasado na 'yan, ha? Ilang linggo na." 'Di ba? Yes. So ayan. So kanina siguro nag-usap, "Coach, I think we have a problem with Jamie." Oh, what happened to Jamie? What happened to Jamie? 'Di ba? Tapos bigla sabi, I think he has an Achilles or a calf muscle. Hindi natin alam kung ano 'yung sinagot ni 'di ba? Ni coach. Yes. 'Di ba? Achilles. No, we need to win a grand slam. We need to go. Okay, I think I'll call somebody. Pare, gawin niyo na ng paraan 'to, pare, kasi wala yata si Jamie Malonzo. 'Di ba, pare? So, dapat maasikaso na si Arvin. Okay na si Arvin. Pwede na 'yan. Okay na 'yan. Oh, di ba, boss? Tawag ngayon! Yeah. Boss, meron tayong problema. So, inaasikaso ko na, boss. Ginagawan ko na ng paraan, boss. Ano yun? Panties? Ah, sir, may injury po si Jamie Malonzo. May injury po. Ah, ganun. Anong gagawin mo ngayon? Panties? Ah, sir, bala ko pong ilipat na lang si Arvin Tolentino doon. Di ba? Okay po ba sa inyo, sir? Kung yan ang makakaganda, panties. Oh, di ba? Yan boss, nasagot mo na, 'di ba boss? Kaya yung Stephen Holt, 'di ba boss? Kaya si Stephen Holt muna sa Magnolia na dagdag. 'Di ba boss? Yes. Theory lang again. Theory lang 'o ito, theory. Theory lang. But by the same token, it's a very informed theory kasi alam natin mga galawan sa PBA. So hindi to, you know, we're just not plucking it out of our asses or, you know, nang hangad-hangad lang. Kung baga sa ano, tingin lang sa kisame. No, we are informed. It's an informed theory. So, bukas. Kasi, boss, hindi ba nakapagtaka? If you have a star player who had been injured to a point where your coach had to address it at the post-game press conference, and then 24 hours later, wala pang announcement kung anong resulta ng MRI or X-ray. Hindi, boss. Basta ako, boss, kabisado ko yung mga taga-PBA. Pag hindi nila nilabas yung result, hindi positive. Diba? Because, remember Jeremiah Gray na injured sa PBA on tour? Diba? Tapos, nag-tweet ako na ACL, posibleng ACL, tapos ang Ginebra, some of the people denied, sabi, not necessarily Ginebra, pero may I got bashed na sabi, no, Marites yan, hindi totoo yan. And then guess what? 4 weeks later, hindi lang ACL, ang daming injury, MCL, PCL. So yun. So that's why, if we have this distrust on the transparency with which teams approach, you know, issues like injuries as it pertains to relating it to reporters, hindi nila ma-blame na may distrust ang fans. Kasi, hindi sila outright eh. How come the accident happened 30 days ago and then mag-announce ka 30 days later? Diba? Oo, tama. Sa NBA, boss, it is part and parcel of the rule. The team has an obligation to inform the league immediately kung anong result. Kasi when you add a player or put a player in the injured reserve, kailangan approval ng NBA. So, sa PBA, I don't know if that follows because why are they allowed so much time to announce kung ano talagang injury? Diba?
Same thing with Jamie Malonzo when nangyari yung incident niya sa KFC. Kung hindi lang na ano yung video, we would never know. Kaya nga. Oh, ha, 'di ba boss, pinababa pa nga nila sa akin 'yun eh, nakiusap sa akin eh. Ito boss, ito si yeah. Jude Nathaniel Sanico. Idols daw, sino yung tinutukoy mo na big man na may shooting? Hindi naman Holt 'yun eh, Snowbad. At si Jude daw, paki-ano niyo nga, refresh niyo nga. Ang dami na namin na pag-usapan, Jude. Late ka pa pumasok. 'Di ba? Oh, sabi ni MM, kitang-kita raw sa replay, bali. Oh, yun daw kay ano, hindi ko maipakita eh, hindi ko napanood. Tapos hindi ko maiplay kasi magagalit na naman yung One Sports. 'Di ba? Oh, dapat gawin 'yan, pinapayagan nilang gamitin 'yan eh. 'Di ba? Yeah. Oh, so boss, bukas alamin mo na 'to mga 'to, 'di ba? Malamang ito na 'yan eh. Yan yung mga pieces ng mga trades eh. 'Di ba? Opo, pwedeng iba 'to si Holt dito, si Arana mapupunta naman ngayon sa Ginebra. 'Di ba, boss? Ganun 'yan eh. So, yung Arana, boss, ito tandaan niyo ha. Marami ba? Ito tandaan niyo ha. Pag sinabi ko gusto ko, ha? Dapat nakukuha natin. Okay? Kasi malaki ang billion na nagagasta ko sa league team na 'yan. Ha? So dapat gagawin niyo ng paraan. Oh, sige, sir naman, ako bahala diyan, sir. Oh. 'Yan, pag ginusto, hindi ko lang kasi alam kung gusto talaga ni Boss Ares eh ngayon si Arana, pero tingin ko gusto niyan kasi nanonood do, mas madalas pa nga umanood sa akin ng PBA 'yan eh. Mangyayari po 'yan. Gagawan at gagawan ng paraan 'yan. 'Di ba, boss? Yung sinabi mo is exactly what I explained later about the nature of trades. You might not need it, but you want it. Diba? You might not want it, but you need it. Diba? Kasi, hindi ko type yan eh. Pero, nawala na yung isang player natin eh. Tapos ito yung profile na nag-fit. So, kaya, your need might not necessarily be your want, and vice versa. Ito nga boss eh. Ito, bibigyan ko kayo example ah. Sir, ako po yung head ng San Miguel eh. Pwede na po ba nating i-trade si Tautua? Kasi ala naman pong ginagawa, hindi naman po natin napapakinabangan eh. Kilala niya ba ako kung sino ako? Kilala niya ako? Alam niya naman ho. Yung mga nakakakilala ng boss no, alam nila kung sino yun. Ayoko na sabihin kung sino. Ikaw kilala mo, boss? Yung ginagaya kong boses? Alam mo, sir. Yes. Ano po eh, hindi natin nagagamit si Tautua. Pwede na po ba natin? Ala, hindi po pwede. Hindi po pwede. Gusto ko yan si Tautua dyan. Iwan nyo yan dyan. Ha? Akin yung bata ko yan si Tautua. Ha? Okay. Alam nyo na kung sino yung nag-usap. Alam nyo na kung sino yung nagre-request na i-trade si Tautua. At alam nyo yung nagsabi na nag-turn down ng trade. Di ba? Hindi yung nangyari. Di ba, boss? Boss, alamin mo bukas yung kay Arana, ha? Kung possible. Kasi ikaw ang close sa Converge. Yeah. Wala akong kakilala sa mga nandiyan dyan. Di ba, boss? Hindi ko sila kinakausap, boss. Araw-araw lang. Sino yung, ito, mamimigay ako ng ano, boss, mamimigay ako ng t-shirt. Ayan, teka. Oy. Ganda yan, ano yan? Ito, teka lang, boss, wait lang. Bakit na wala? Ayan. Mamimigay po ako ng t-shirt, ha, sa mga viewers natin. Ayan, ha, boss, gusto niyo to? Gusto mo to? Salamat sa Game Changer, ha. Mamimigay po ako ng t-shirt na to. No, tapos ang magla-raffle si Game Changer. Punta ko kayo kay Game Changer ha, sa page ni Game Changer. No, maganda ho yung mga t-shirt na binebenta niya. Gusto mo, you like the shirt, boss? You like the shirt? Ito, boss, pakita natin likod. Yes. Pakita natin. Ano yung panglikod? Ano yung sa kasabi sa likod? Ano? Oh! Yeah! Snow Badwa. Snow Bomb Squad. The Snow Bomb Squad. Yan yung pangalan Snow ng team. Yan yung pangalan ng team namin sa boxing, boss. Oh, ayan. Frostbite versus Frostit. June 1 na yan, ha? 2024. Salamat sa Game Changer, ha? So, ipamimigay natin yan. Punta ko kayo sa page. Sino Catman mo? Si Glenn Mundell. Tapos, ang assistant trainer ko, boss, si Rex Delara, the URCC champion and legend. Tapos, ang akin pong conditioning coach, si Boss Jim Saret. Ang aking PT po, si Coach Ronel Rabino. Diba? Okay. Wala ng Team Snowbomb Squad. So. Ayan. So, punta ko kayo sa page ng Game Changer, no? Tapos i-add niyo po 'yon. I-add niyo lang po yung Game Changer, ha. Tapos hulaan niyo ho kung sino yung kausap ko na ano na yung nagsasalita kanina, yung ano, yung sir. Baka pwede naman ho nating i-trade si ganito ganon. Baka ho, ano na?
i-trade na natin. Tapos ano, hindi nyo mahuhulaan siguro yun, ano? Boss, mahihulaan, mahirapan siguro silang hulaan. Punta ko kayo sa page ni Game Changer. Ayan o, yung Game Changer. Uy! May message pa yung idol ko. Teka lang, i-out natin, boss. I-out natin. Okay, i-out, okay. I-out natin yung message dun tropa natin. Okay, so punta ko kayo sa page ni Game Changer. Tapos, so, i-add nyo, i-like nyo lang ho yan, no? I-like nyo. Ayan, ako, nag-like na ako. Oh. Ayan, i-like nyo lang ho yan. Tapos, doon namin ilalabas yung contest natin bukas. Kung nanonood ka, Gian, gawin mo na ngayon, ha? Sino yung in-spoop ni Snow? Tapos, i-tape na, i-record ko mamaya, i-cut ko mamaya, tapos ibibigay ko sa'yo. Okay? So, ayan na. So, Boss Omar, siguro i-wrap up na natin yung program natin. Pangako ko sa'yo. Pangako ko sa'yo, isang oras lang, pero, dalawang oras na pala tayo nagkukwentuhan, boss. Di ba? Gutom na rin ako. Lunch time na. Hindi ako nag-breakfast eh. Kasi excited boss, ako sa program. Yung TNT ba may trade daw? Di ko na ano. Ang inaano ko, nag-text ako kanina kay Coach Shot Reyes. Di pa ako sinagot eh. Aha. Ano sabi niya? Hindi pa nga sumagot. Pero may open ano yata kay Troy Rosario ito eh. Ah. Kaya lang. Ito masabi ko. Ano? TNT, gusto nilang kunin ulit si Troy Rosario. Problema lang, masyado daw marami hiningi ang Blackwater. Hindi. Hindi, walang masyado hiningi. Alam ko yun, boss, eh. Alam ko yung negosasyon na yan, eh. Walang hiningi yung Blackwater. It's just that, wala ho talagang gusto ng sumugal, no, dito kay Troy Rosario. Kasi, boss, after this, ito, ulitin ko lang, ha. Wala pong hinihingi yung Blackwater na kapalit kung matitrade po ito pong si Troy Rosario. In fact, gustong-gusto nga po, gustong-gusto nga po ng Blackwater na ma-retain po itong si Troy Rosario, boss. Kaya nga, ang pagkakadinig ko nga po, boss, nangihingi na sila ng tulong sa SM Group, eh. Kay Boss Hansi, eh. Kasi nga, si Boss Hansi, kahit pa paano, siya yung nag-mold, siya yung tumulong dito kay Troy Rosario nung naglalaro pa siya sa NU. So, yung Blackwater po, don't get me wrong, ha? They're shaking heaven and earth to retain ito pong si Troy Rosario. But time and situation are not on their side. Why? It's because at the end of the conference, Troy Rosario can decide to become an unrestricted free agent and sign with any team he wants. Diba? Yes. So yung token text, wag nila lang sabihin. Oh, yung token text, boss, wag nila lang sabihin na ang daming iniingi ng Blackwater kasi hindi niyo talaga makukuha 'yan. At kahit kayo mismo, alam niyo sa sarili niyo na hindi niyo kukunin 'yan. Kasi oh, pag pumirma ho 'yan, pag kinuha niyo ho 'yan, pinalitan ho ng iba at natapos yung kontrata niyan unless na kukunin mo si Troy Rosario tapos bibigyan mo agad ng contract extension, which I doubt nagagawin ho ni Troy Rosario kasi nasa kanya po ngayon yung bargaining chip. 'Di ba? Nasa kanya po yung bola, 'di ba? Nasa kanya po yung decision, no? Unless mai-extend yan ng token text, makukuha nila 'yan. Pero I doubt kung pipirma ho si Troy Rosario ng contract extension kasi po pwede niya pong i-explore ang horizon, ang open market. 'Di ba? Highest bidder. Kaya huwag yung sabihin na yung Blackwater, 'di ba? Maraming inihingi, which is not true. 'Di ba, Boss Homer? Yung kausap mo, kinukuking ka lang. 'Di ba, boss? Oy. Okay. Oh, kasi boss, after this conference, 21 conference na si kasi hindi na 7 years ngayon dahil nag-pandemic, 'di ba? So 21 conference na 'yung requirement ngayon, 'di ba? 21 conferences na 'yung requirement at 21st pwede conference na, ha? Pwede din mag-Japan si Troy kung gusto. Oh, tsaka bukod diyan, boss, si Troy, tingin niyo babalik pa sa token text 'yan? Tinrade niyo nga eh, 'di ba? Ano ako? 'Di ba? May sama na rin ang loob yan. Tsaka alam ko yung ugali ni Troy, boss, Ilocano yan. May pride yan, may prinsipyo yan. Ako, Ilocano rin po ako eh. Di ba, boss? Tapos, boss, not only that, they traded Troy Rosario after he had declined a very lucrative offer sa Japan V-League. Oo. Kaya nga. Si Troy doon eh. Oo. So, yun. So, I'm sure si Troy would want to immerse himself yung sa becoming a free agent. Para makita talaga niya yung value na in the open market. Oh, correct. Okay, so boss, Boss Omar, siguro i-wrap up na natin to. Alam niyo nakakatawa po. Ito nakakatawa, boss, ha.
hindi tayo naglagay ng trade, tsaka pa tayo maraming trade na napag-usapan. Kaya o yung mga hindi nanood ng No Cooking Show ngayon dahil akala nyo walang trade, sorry po sa inyo, okay? Abangan nyo na lang ho dyan sa mga ano, abangan nyo na lang ho dyan sa mga vloggers. O yung mga vloggers naman na maglalabas, tsaka yung mga pages ho, baka gusto nyo naman ho kami i-quote ni Boss Homer, tsaka lagyan nyo naman ho kami ng picture, yung mga edited din ng mga pumogi naman ho kami. Di ba, Boss Homer? Boss Homer, yes, you were saying something. And then, moving forward, di na, kahit na may trade tayo, hindi na natin i-announce until the show begins. Tapos, hindi rin natin i-ano kung sino para mag-antay talaga sila in the end. So, that would be their just reward na to devote their time na sila sa atin. So, parang premium nila, di ba? Kasi pag i-announce natin, then we already gave the meat, di ba? So, yun, tingnan mo, like you said, mas maraming tayo na-discuss na trade possibilities even without announcing any trade possibilities. Kaya nga. So, yan lang muna, boss. Okay, ako din. Kakain na si Boss Homer. At ako po, don't forget, June 1, totoong laban po yan, ha? At totoong nagpe-prepare po kami. Ngayon nga po, may meeting ako, may pupuntahan ako, at nakikita nyo, ha? Nakikita mo, boss? Meron na akong sponsor sa ano ko, sa gym ko. Ayan, ho. Ito pala, ito pala. Ito, oh. Ito, ito, ito. Yeah. Ayan, nakikita mo. Ayan, oh. Boss Homer. Ito, here to work. Ito, oh. Ito, oh. Oh, ayan. Fitness Army. Salamat lang ako, oh, sa'yo. Ay, teka muna, boss. Teka muna, boss Homer. Ulitin mo. Ayan, go ahead. Ulitin mo. Ayan. I just want to thank my sponsor, itong Midas Corporation. Punta sila sa website ng Midas. Baka mapunta pa sila sa abroad. Diba? I-play sila doon ni Serge. Mabait na ano yun. Mabait na entrepreneur yun. Finally, they got the permit from the Labor Department. Oo, so, nga. Department of Migrant Workers. Ano tawag doon sa Midas? Ano yung pangalan nila? Midas Corporation. Corporation. Teka, boss. May ano na sila eh. May FB page na sila eh. Teka, ipapapalo ko, ha. Teka lang, ha. Boss Homer, ha. Relax ka lang. Ipapapalo ko lang para makita na ng mga tropa nating mga viewers. I-add nyo na ho yung mga gusto mong mag... Ito! Ito na ho yung page nila. Okay? So, puntahan nyo ho yung ano. Ayan, puntahan nyo ho yung page ng ano, ng Midas. Okay? Kung gusto nyo hong mag-abroad. Ayan, ho. Tiga mo, Boss Homer, ho. Legit ho ito. Tutulungan natin ito. Tayo magkukontrol ng social media nito. One of these days, eh. O, ayan, makikita ho ninyo. Germany is hiring nurses. Oh, ayan, oh. Hans is in need of 200 nurses. O, isipin ho ninyo, 200 nurses ang kailangan ng Hans. O, yung isang company po dyan sa, ano, sa Germany. Oh, di ba? O, ayan na. Nagsimula na po yung Midas. Nakuha na nila yung permit nila. So, i-follow nyo lang po yung page ng Midas. Midas Smart Resources Corporation. Ayan, boss. Natandaan mo ba, Boss Homer? I-follow mo na. Midas Smart Resources Corporation. Ayan. I-follow nyo lang po yan. No, tapos, pag gusto nyo ng trabaho, pumunta po kayo dyan. Okay? So, ayan. 6 likes na. 94 followers na. Oh. Like nyo na, ah. Ayan na lang ang tulong ninyo sa amin. O, si Benjo Flores, nanonood sa atin ngayon. Atropa natin yan, si Benjo Flores. Ayan, nagpapaliga rin yan. Okay. Alam ko, kasama rin to sa Tarlac. Eh. Tuloy ba yung Tarlac? Tuloy ba yung Tarlac si MPBL, Boss Homer? No comment. May collectible. Okay. Anyway, maraming salamat po sa inyo. Thank you so much sa mga supporters natin. Boss Homer, thank you ulit sa Midas para one more chance. Thank you, Midas Corporation. Kung hindi lang sana yun, may nurse ako na pamangkin, sa pamangkin ni Mrs. Kung hindi lang nakapirma na kasi ng kontrata, pupunta dito. If not, sa Midas ko sana papirmahin dahil alam ko track record ng Midas. Oo, pero, the good news is, kung may mga kaibigan kayo, may mga relatives kayo, o kayo mismo, nurse na gustong mag-Germany, puntahan nyo yung Midas Corporation. Oo nga. Tapos, sa June 1, yung promotion, tingnan nyo yan. Pinikito versus Badwa. Pucha, boss, ito yung mga inaaral ko moves eh. Pum! Oh, kanino moves yun, boss? Pum! Galing, boss. Mike Tyson, boss. Mike Tyson, yung mga paganyang-ganyang, boss, oh. Pum! Ah, boss, diba? Yung chin, boss, as low as possible dito. Oh, mahaba yun. Hindi tayo maaabot yan, boss. Ayan, ganyan nga, oh. Dempsey roll. Pum! Oh, diba, boss? Ako naman, boss. Magpapasalamat ako, syempre, sa Midas, sa kaibigan natin si Boss Bian, si Aurelio, and then Boss Guapo Cars. Thank you. Game Changer, si Gian, nanonood sa atin ngayon. Gian, yung pa-contest natin.
post mo na, partner. Tapos ikaw ang pumili. Announce mo kung kailan mo gusto, okay? And then, salamat din sa Pizza Hub, kay Roswa Reyes. At salamat din sa Fitness Army, Boss L.A. Sarmiento, at saka kay Boss Rendon Labrador. Salamat sa inyo, partner. Uy! Shoutout ko din pala, Snow, yung sponsor natin, pero mabait na tao. Fit 21. Uy! Yung may-ari ng gym. Yung gym niya, siya yung may-ari ng gym. Siya yung ngayon ng personal strength and conditioning ni Kai Soto. Kaya nga, si Kai Soto ang galing ng pinakita ngayon. Yung may-ari mismo ng Fit 21. Pumunta sa Japan. Kinasama si Kai, tsaka overseeing his training, nutrition, everything. Super galing, no? Fit 21, nasa Las Piñas yan. Okay, salamat po. Siyempre, salamat din sa Fitness First at sa kay si Rendon, boss. Nagpunta siya sa presko namin, mag-a-appear lang sana siya, pakita lang siya saglit. E nagkainitan ng todo. Tinapos niya, nauna pa nga ako umuwi eh. Anyway, maraming salamat po sa inyo and we hope to see you again next Monday. Kita niyo naman, no, kahit busy kami ni Boss Homer, talagang kahit nagloko pa ho yung kanina, boss, gusto ko nang umayaw eh. Nawawala na ako ng pag-asa kanina eh. Pero pipilitin ulit namin this coming Monday, kahit busy po kami, kahit marami kami ginagawa, tutok po kayo. See you Monday, Boss Homer. See you next Monday. 8 a.m. na tayo. Ay, 8 p.m. na tayo sa Monday, ha? 8 p.m. na tayo. Okay, bye-bye. We love you. 8 p.m. tayo. Yes, 8 p.m. Please. 8 p.m. na kami. Bye-bye. Love you.